Hello and kudumila all the way here in Belgium. Good afternoon in Europe. Happy springtime. Hello and good evening, pageant fans, to G's followers and subscribers. Welcome to G San Pedro's channel. So my name is Ace Evans. For tonight's episode, we are going to lay out the top 5 best in her story. Plus, we have second topic. Dahil mahal na mahal namin kayo, we're gonna reveal some girls that we considered on the radar later. I'll expound what does it mean. But for now, I need a minute of yours, guys. Again, Miss G won't be able to join us because she's dealing with some personal, you know, stuff. So if you have some time or now, later, I would like to ask you, you know, to send Miss G a message, you know, for encouragement, for empowerment, to cheer her up, actually, and show our love and support. Please do. And thank you so much, guys. So for tonight's episode, my peg is Havok, if you know Havok from X-Men. So that's our peg for tonight. Ayan. And then, of course, hindi matatapos or hindi makukumpete yung gabi natin pag wala tayong, of course, special guest. So at the moment, we are lucky, guys, you know, to have these two special guests. So without further ado, let me introduce to you guys our guests. So itong mga guests natin ngayon, guys, is mga palabanto, kuda era, kumbaga, on point and high caliber when it comes to their thoughts. And talagang kahilera nito sila Luis Porteles, yan, sila The Sovereign, and si Danny Walker, of course. So, ito na yung una nating guest. Lagi naman siya dito, yan. Flag bearer of Filipino community in Middle East, the Golden Prince with a glass skin, actually. All the way from Saudi, Nel Maceda. Hi everyone, happy Saturday. Hi Ace. Hello Nel, bati ka muna sa kanila Nel. Ayun, hi everyone, thank you for watching Miss G's channel and ayan, thank you for having me back here again and again and again. And of course, kumpletuhin na natin Nel, si the flag bearer naman of Filipino community from Los Angeles, California with a golden heart. Of course, classy and sophisticated all the way from the US of A. The Pageant Cafe, Sir Tony Lemon. Hello! Abahan si babae. Kailangan yung mamay pinanigyan. Abahan si babae talaga. Boy, ah, gusto ko yung glass skin. Next time, pahiram. Ay, pong. Hi, everybody. This is Tony Lemon from Los Angeles. Ayan. Sir Tony, what time is it? Welcome wherever you are. This is the international edition. Continental, I know, right? Beauties. Naloka ako dun sa ka-level natin sila Sovereign. Ako nga, sabi ko, sino kaya ako dun? Sana si Danny Walker. Charot. Dapat kasi sasama ko si Sarah Burchard, kaya hindi na siya active. So, niligwa. Ano nangyari sa kanya? Niligwa ko na. Nag-focus siya, alam ko sa, ano niya, parang womanhood or motherhood type, di ba? Ako ha, baka naman sasali ulit yan ha. Pwede ba yun? Pwede, pero lilipat siya ng, ano ba yung napangasawa? Parang Canadian din. So, lipat siya ng America na lang, since malapit naman. Kaya lang sinong kakalabanin niya doon, and, di ba? Wala, parang mahihirapan siya lalo. Doon na lang siya sa Canada. Oo, hindi pa sila masyado ganun kaano for pageant. Pero, batay muna tayo since yung mga maaga dito, Sir Tony and Nel. Dansky. Dami na pala nila, sorry guys. Ayan. Hello, hello, Dansky. Miss G and Ace. Unfortunately nga, ano, Dansky, siguro if you have the time right now, message mo si Miss G and encourage her na, you know, okay lang yan, pinagdadaanan, and come back stronger. Yan, mga ganyan, Dansky. Mga encouragement. Kasi si Miss G, may pinagdadaanan siya ngayon ng personal stuff. So, she's dealing with it. Sana, hopefully, next week makasama natin siya, guys. So, you have to understand. So, nandito naman kami ni Nel at Mr. Tony to tackle about and to update you guys about what's happening in, you know, not just in MUPH, but around the universe. Ayan. Hello daw sa inyo, Sir Tony. Hello. Hello, Dansky. Sino ba to? Ah, si Dansky. Ah, Maria, yeah. Hodges. Okay. Si Dansky, nakapitbahay ni Nel. Charot. Oh? Ayoo nga, no? At saka pala, si, gusto ko lang i-mention si Doc Said pala, no? Galing din pala siya ng Saudi Arabia. Yes. Ayan. Tapos speaking of Dubai, I think. Yeah. Correct. Speaking of Doc Said, baka dumaan siya dito. Oh, hello, Doc Said, ha? Ayan, ha? And batiin na rin natin. Si Doc Said kasi, guys, gusto niya rin i-promote. Next week, Wednesday, 27,
I think she will interview Lorraine Ojimba from Quezon City MUTH. And then Saturday next week naman, si Baguio naman, si Tara Valencia. So abangan niyo yun, guys. Doc said ha, comment. Charot. Ayun. Ayan, Sir Tony? Yes. Ay, ako pala siya. Ayan, hello sa'yo, Maria Hadges. Hope you're doing okay. Ayan. Go ahead, Sir Tony. Yes, Dansky, welcome to the new era of beauty by Maria Giant, Gigante. Oo nga, gusto niyo bang i-ano natin to? Napasadahan niyo ba ng konti si Maria Gigante? Yeah, ngayon? Why not? Let's go. Mm-hmm. What can you say about, you know, the victory or the triumph of, you know, Maria Gigante? Panalo ang Com Skills. Com Skills is back, ladies and gentlemen. Naloka lang ako sa fashion show, sa pageant na yun. It's like a combination of all the major international beauty pageants. Pinagsama ang MGI, ang Miss International, ang Miss Universe, ano pa ba? Lahat pinagsama sa... Correct. Pero ang ganda ha, ganda ng flow, hindi nakakabagot. Simple, ang classy. Simple lang. Simple lang, hindi maarte. Tapos there was some cultural thing. I've been to Angkor Wat. Talagang binibenta nila at napakaganda talaga ng lugar na yan. It is so beautiful. I was there in, ang laki-laki pala ng Angkor Wat na yan. It's a city na parang napakalaking compound. What else about that? Maganda yung ano. Thank God nanalo na si Maria because baka next time 80 na ang ano dyan. Correct, madami na yan. Dance. And remember also, it's an inclusion pageant. So, kasama ang trans, ladies, not over 45, and everybody else. So, buti nanalo na tayo, at least meron na tayong corona, bago humirap na naman yan, matulad yan sa Supra. It's gonna be harder next. Oo nga, totoo. And Anel, what can you say sa pagkapanalo ng ating Maria Gigante? Alam mo yung pagkapanalo ni ano ni Marina Gigante. Alam naman si Marina Gigante, Diyos ko, season na to. Season na to, Diyos ko, ilang pageant nang sinalihan ito at saka gamay na niya pagdating sa Q&A. So, wala talagang poproblemahin sa kanya. So, parang itong pagkapanalo ni Marina Gigante, yun na, sa finally na meron na siyang sarili niyang crown and title. Yun. Absolutely. Oo nga. Parang ano siya eh, ito na naman papasok yung redirected queen, di ba? Never denied, talagang na-redirect siya. Plus, alam naman natin yung capacity niya talaga eh. Although, natuwa ako kasi hindi niya in-overpower, talagang tama yung timpla niya. Mm-hmm. And alam mo, very determined. At saka, you know ah, parang ano siya, lumilevel siya dun talaga sa yung level ng ano nila, nung youthful vibe, di ba? Ang dami talaga mas maganda actually. Pero syempre, iba pa rin talaga pag Filipina beauty. And alam naman natin, pag pinahawak mo pa siya ng mic, talaga... Wala na. Parang tinaob na ng mesa eh. Parang tinaob niya mismo yung mesa ng mga judges. Parang ganun yung naramdaman ko. Plus, hindi ko alam kung nakita niya yung bandang may kumalat na picture na parang may stained blood ba siya sa gown? Mm-hmm. Ah, talaga? Mm-hmm. Yeah. Parang dun sa ano, parang dun sa gemstone ng gown niya, parang may sumabit ata. Oo. Parang napabili ba ko doon kasi parang hindi sabi-sabi lang naman, hindi naman natin alam. Baka kayo guys alam niyo just parang na ano pa daw siya, natalisod or something like that. And then nilaban niya. So very professional, 'di ba? Hindi lang season, talagang veterana, talagang the show must go on. Hindi natin nakita sa mga mata niya yung parang 'di ba nag-alala or something na war, 'di ba? Wow, kudos talaga. This is her talaga triumph. So, congratulations again kay Maria Gigante. And ayun na, I'm excited for the next, you know, chapter. Sana magturo siya kasi napakagaling niyang video. This is why yung preparation talaga ng isang pagentera talaga eh. Very important. Oo, you can see it. Grabe. When they perform. Nagtatranslate talaga pag nag-perform talaga sila sa stage. Sobrang galing sa inyo. Ayan, guy. Ay, Dansky, thank you for bringing this up, ha? Oh, of course, the new era ng beauty. Oh. Diba? Thank you, Dansky. The new Go era of beauty. Hi, kamusta, ladies? Nell and Lemon. Hello sa'yo. Ang ganda naman ang pangalan niya. Hello sa'yo. Korean ba yan? Nice. Oh, baka gusto niya tayong kamustahin talaga, totally. Ikaw, Nell, how are you daw? Oo. Ayun, okay naman. Okay naman. Ayan. So,
may ano ka future plan ka next week for the, you know. Oh, yeah. What do you do there Holy Week pag sa Saudi Arabia ka? What do they do? Of course, nothing. But yung mga Filipinos, mga Catholics, anong ginagawa nila? Actually, magpe-prepare na kami, sir, for the Eid. Pagka ganito, yung, for, like for example, yung 1 week before Eid, nagpe-prepare na kami yan, especially sa work ko kasi syempre yung sa floral arrangement talaga. Oo, marami. Importante talaga sa kanila yung mga gifts and yung mga ano, yung mga table arrangements. Tapos may mga project kami ngayon na ano, na medyo malalaki, nakakaluwag-luwag. So ayun, busy ang lola mo. Oh. And what about you, Sir Tony? I'm packing right now. I'm going to Mexico. Mauna na ako doon. Mag-scout ako ng venue for Miss Universe. Seryoso? Talaga? We're going on a cruise to, saan ba yun? Mazatlan, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, and Ensenada with my mom and dad and my partner. Oh my God. Yeah, just go. Magiging siguro ako ng mga 10 pounds because it's a 7-day cruise, so we will see. Titina ko rin kung pwede ako mag-vlog doon. Oo nga, sayang kasi naman yan. Kasi signal naman sir, usually. Meron ipalo mo na. Or mag-stay ka na until December, Sir Tony. Ganyan. Yeah. Intayin ko sila. Saka ano, ihayo na lang kami kay Lupita. Pero I think baka venue is Mexico City. I've never been there, kaya excited ako pumunta just in case ialaw ako ng work ko, then I'll go. Kasi magaganda ang museum dun eh, Mexico City. What do you call the ano? The parang pyramid nilang type? I forgot na. Ah, yung mga tawag. Sa Cancun yata. Sa Cancun ba? Oh my God. Oh, na. Hindi. Sa meron sa... Oh, yung parang pyramid. Oo. Pupuntahan namin yun next month because we have another cruise to Honduras, Cozumel, and Cancun. Ay, Caribbean. From Cancun, Caribbean, 7-day cruise. Sa Cancun, pero grabe raw eh. It takes 3 to 4 hours one way sa Tulum or doon sa mga pyramids na yon. Ang masama ngayon, you cannot walk up on the pyramids na. Yes. Bawal na. Doon kayo sa baba. Sabi ko, ay naku, hindi ko malamahawakan. Kasi may nagtitiktok daw lagi. Kaya, hindi, simula na abala daw sila. Simula na sumayo si Jennifer Lopez sa taas ng pyramid, pinagpapalala. Kasi sumayo so, na yung gumawa ng MTV. Sir Tony, ikaw yung hinihintay nila na sumayaw doon. Ang pagbabalik ni Jennifer. Correct. Ayan, hello sa'yo. Tumagot na kami sa tanong mo. Pero ako okay naman ako. Medyo nalungkot na ako kahapon kasi nung nag-hike kami, yung isa sa mga doggy ko, yung si Nelly, yung nail niya na, ano tawag doon? Natuklap. So we have... Sobrang binubuhat ko siya the whole day kasi we have to come back sa car. So ayun. At we called our vet naman. No, hindi naman kailangan talaga magpa-vet. Bumili lang kami ng gamot sa pharmacy. Pero 3 times a day ina-applied. Pero syempre heartbreaking kasi she's kinda ano kasi obese. Kinokontrol namin yung ano niya, yung you know, yung pagkain niya. Pero heavy kasi siya eh. So ang hirap kasi bionic na nga yung leg niya kasi na-operahan na siya. Hindi siya pwede masyadong magtatakbo kaya simpleng hike lang. Eh hindi pa naman summer kaya hindi pa siya pwedeng mag-swim. So ayun guys. Medyo heartbreaking pero life must go on. So ayan, thank you sa'yo. Hello sa'yo. Kamusta ka? Thank you so much din. Hello sa'yo. Ayan. Thank you. Thank you for the appreciation. And Sir Tony, ayan. Yeah, si Rex, hello sa'yo. Parang Siri yung voice ni Maria. Oo, talaga modulated. Parang voiceover ng Philippine Airlines, diba? Ang ganda. Sarap pakinggan. Rex Basile, where is Miss G? Missing her na. Can you just say hello also? Send a message, say hello. So it will reach her kaunting support. Meron lang siya pinagdadaanan according to Ace. Oh. Hello sa'yo, this is now the third time where the Philippines is the back-to-back blocker. Oo nga, napansin ko nga yun. 2015, Miss Universe, 2018, South Africa, Universal Woman, 24 with Venezuela. Ayan, okay. Maria Hadges, hello po, good morning po, watching from Chicago, Illinois. Illinois, malapit ba yun dyan, Sir Tony? No, it's about Illinois, we are on the west side, they are in the middle part, tapos upper portion, at napakalamig dyan ngayon, and very windy. Laging mahangin ba sa labas ang hair mo dyan? Ay Maria, pakisagot daw yan, kung mahangin daw ba dyan. Mahangin ba? Dapat magpalit ka dyan. Na. Oh my God. Magpa-short hair ka na daw, Maria. Ganyan.
Ayan, go ahead, Nel. Oh my God, isa pa to. Gusto kong pag-usapan. Go ahead. Sige, pasadahan natin yan. Thoughts yeah, nyo? Hello sa'yo. Mm-hmm. Thoughts nyo kay Frankie as new Miss Universe New Zealand 2024. Go ahead. Yeah. Go. Ako gusto ko sana tinanggap ni VVV yon. Kasi gusto ko siya sa international ano eh, pageant eh. Gusto mo si VVV? Eh baka naman ngayon siya ibigay, no, Sir Tony? Yeah, pero pirmo kung gagawin niya yon sa kung siya na ang representante ng Miss New Zealand, oh my God, that would be wonderful for her. I don't know what's her reason for being Filipino or something, or she wants the sash, pero I wanted her to join na makita ko siya mag-perform doon. Kasi pag international ano na pageant na, yung mga faces, wala ng judge, iba-iba ng panlasa ng mga tao doon eh. Sa atin, syempre, iisa lang ang hulmo na hinahanap natin, di ba? Pero gusto ko siya dumating doon, parang makita ko naman yung work niya na maganda talaga siya. Pero hindi ko lang alam kung kakagat siya dito sa Philippines. True. Mm-hmm. Yeah. Kaya nanghihinayang ako sa kanya kung hindi siya makapag-perform or makasali. I hope tinanggap niya yun sana. No. That's my point. Ako naman kay Frankie kasi I know naman talaga na may balak siya talaga. May plan siya to join a pageant. Pero hindi ko in-expect na New Zealand yung tatanggapin niya. As ang last kasi na interview na kay Diana Mackey, yung best Dubai? Friend niya. Oo, si Diana Mackey, ang interview sa kanya, isasali si Frankie Russell. Pero, kumbaga, ano lang, yung time niya, hinahanap niya lang yung perfect time. Hindi ko alam na tatanggapin pala ito ni Frankie Russell in New Zealand. Pero, alam naman natin si Frankie Russell, we have no problem when it comes to body physique, yung beauty niya. Mm-hmm. Of course, very cute, si pa siyang sumagot, pero of course, the maturity. Hindi ko pa yung nakikita sa kanya, lalo na, di ba, yung aura niya, nakita ko ang ganda. Medyo may pagka-celeste vibe nga siya. Pag tinignan ko rin yung IG niya, napakaganda ng katawan. And Josa, yun nga lang, hindi ko kasi masukat when it comes to eloquency niya about, you know, social, you know, yung mga social and political issues. Of course, Miss Universe, so hindi naman pwedeng cutesy-cutesy ka lang, di ba? Hindi lang pwedeng pa-sweet ka lang. So, ganun po kasi nakita. And alam ko nung sa PBB siya, medyo may pagka-cry on cue siya and medyo somehow, sorry for the term, medyo may pagka-ma-arte siya. So, let's see. Kasi so far, parang Miss Universe is masyadong mataas pa para sa kanya kasi hindi pa natin alam. Parang, correct me if I'm wrong, Nel or Sir Tony, first time niyo talaga to into national pageant. Good luck. Go ahead, Nel. Couldn't agree more sa lahat ng mga sinabi ninyo. Ang gaganda ng sinabi ninyo. Ayun, same sentiment with Sir Tony, no? Sana talaga sinanggap ni BBB to para nandoon na kagad siya sa Miss Universe. Hindi na niya kailangan dumaan sa ano sa Butat Miss Universe Philippines. Yeah, okay. Exactly. Pero since nandito na nga tong si ano si Frankie, eh alam naman natin na of course it's under Sir Josh. So ano, kung gusto ko i-congratulate si Sir Josh, ang dami-dami niya nang hinahawakan ngayon, but I'm so excited for Frankie at the same time kasi alam natin na it's her dream talaga to compete. Syempre nag try din naman siya sa ano 'yan, Miss Universe Dubai ba or Bahrain? I don't know. Dubai. Yeah, correct me if I'm wrong. Yeah. Yes. Hindi lang natuloy talaga. No. So parang ito yung continuation ng journey niya. So let's see what she can offer. How old is she, do you know? 21, sir. Ah, bata pa pala siya. Okay. Good. Bata pa. Kaya the maturity parang sa akin questionable pa. Pero congratulations kay Sir Josh Yugen. Parang namimili lang siya talaga ng franchise. So, dapat na gano'n na lang tayo. Namimili na lang. I will wait hanggang makuha niya yung Miss Universe Saudi Arabia din. Malay mo. I-appoint niya ako. Charing. Oh, sobrang, siguro hindi pa gano'n talaga kahirap on his part talaga, no, na i-manage to. Siguro pag lumawak talaga, di ba? Let's see. Pero so far, kaya pa naman niya i-manage. So, congratulations sa kanya. And kay Frankie as well. Yeah. Okay. Dansky, Venezuela, top 2. Yan nga, top 2. What can you say kay Venezuela pa lang? Ganda niya, no? She's in the wrong pageant. Dapat nasa Miss Universe siya. I totally agree, Sir Tony. Di ba nag-chat tayo? And the other runner-up, sabi ko, ay, itong dalawa, makikita natin to next year. Is it Fran? Natalie Portman. Oo. Yeah. Ganda ng runner-ups, ang gaganda. True. Sabi ko,
Sabi ko baka masilat pa to ni Venezuela pag nagkataon. Oh. Eh, hindi naman. Pero, parang hindi naman siya ibibigay kasi the reigning queen is from Venezuela, di ba? Tapos so, second year pa lang nila, may back-to-back ka agad. Parang ano, and Venezuelan pageant pala ito. Kaya, parang, yeah. Latina pala. Oh. So, pero, kahit na ganun yung ano naisip natin, wala eh. Talaga para sa para kay Maria Gigante talaga yun. Yes. And we're so happy for you. Napaka-bias sa Philippines. Of course, alam naman natin pinagdaanan ni Maria Gigante. So, deserved niya yan actually. Ayan, may message na si Dansky. Laban lang Miss G, hindi ka kulang, hindi ka sobra. Dapat ka kaya keep fighting. Ayan, thank you Dansky. Correct. Laban Miss G, go. Okay. Go Nel. Ayan, hello sa second time. Yeah. Kay Juhimba, Quezon City. Laban lang. Oh, correct. Second time to have Philippines and Venezuela as top two, Miss International 2018 and Universal Woman 2024. Yes, correct. Ayun, oo nga, di ba sapat ka? Isa to sa mga ano her story, di ba, ninyo, ba? Isihan, I think. Ayan. Piling-piling, hello po, good PM po, Kuya Ace, Kuya Nel. Sino po si Madam? Ano po name? Welcome po sa channel. Go ahead, Sir Tony. It's your time. Oh, my name is Tony Lemon. I'm here from Los Angeles, California. I started my blogging siguro mga February 14, kasabay ni Dogzet. Yeah. Ayan. Umpisa ko pa lang, pero maariba na ako sa guesting. I don't know what happened. Siguro ang subscribers ko, oy, sino ba to? Si Piling Piling. Oy, Piling Piling, mag-subscribe ka. I only have 125 subscribers, but I love them all. I appreciate every. And we do videos like twice a week and shorts also there. So marami rin doon na pwede kang makita. Pero hindi pa ako nag-go online blogging on my own. That's okay, for wow. Puro guesting lang ako. pwede ba yun, Sir Tony, na parang, di ba, as a guest, ikakat mo yung video or parang parang maano kaya tanong yun, no? Tama ba? Ay, hindi ko alam. Copyright? Hindi naman. Ay, oo nga, no? Baka nga hindi pwede. But I hindi ko pa ginagawa yun for the moment. Kasi respeto na lang dun sa may ari. Hindi, kung maganda naman yung talakayan, di ba? Saka kung payag naman, I don't know kung maka-copyright nga. Oo nga, no? Baka ganun nga mangyari. Pwede, baka pwede. Maka-copyright time. Sige, alamin natin yan kay Sir Tony kung pwede. Pag inuulit-ulit niya na yung, ano, pagkasama na kami ulit ni Nel, edi pwede, di ba? Okay. Baka magulat so sila biglang. Yeah. Pero sabi naman ng ano, pwede na lang ako mag-online. Sabi ko, sige, kukuha lang ako ng buwelo, then I'll do that. Ako naman magre-request ng guesting sa channel. Puro love life ang pag-uusapan natin. May iba naman. The pageant life pala, hindi pala ano, the pageant love life pala. Yes. Ayan. Thank you, Sir Tony. Sana Piling nakasubscribe ka na kay Sir Tony. Ayan na, Piling-Piling, ikaw ang dapat 127. Bilang ko lahat sila. Wala pa akong idea agad, Piling-Piling, pero kung sino pwede ilaban kayo, meron na ba kayo idea agad? For who? Ilalaban? Wag muna, i-enjoy muna ni Maria Gigante yung reign. Ay, ilalaban. Correct. Oo. Wag muna. Oo, wag muna. Ayan, after thank you, Philly. After 2 years na lang, laban na siya. O oh, sige, kung after 2 years si Sir Tony na, pwede naman lahat dun, di ba? Oh, correct. Pwede. Ayan, watching daw while at work. Oh my God. Ay, ayan, hello, Joanne. Baka mahuli ka, ha, Joanne. Hey, Joanne. Ingat, mag-ingat ka. Hindi siya mahuli, Sir Tony, kasi ang tinatrabaho niya ay ang boss niya. Ay. Perfect. Sarot lang, Joanne. Ayan. Ayan, totoo to, Piling, totoo na wala naman kaming question kay Venezuela talagang, yes. Yan nga, sabi nga nila Sir Tony, pang Miss Universe pang talaga. Pang Miss Universe, she's lost, she's in a wrong pageant. Napakaganda ng galawan niya, and dun sa yellow dress niya na yun, ewan ko. Plakado si Abla. Correct. Ito makapiling talaga, ay makakamkam talaga siya. Kamkam Sir Tony siya si Emmanuel Vera, so sana daw i-appoint siya at Philippine Universal Womb. Pwede din. Oo. Pwede. Oh yeah. Yun nga same lang. Caliber sila ni ano Maria Gigante. True, same caliber, pero we don't know. Ano bang height ni Maria Gigante? I'm not sure with her height. Eh. 5'7". Hindi naman siya ganun. 5'7". 5'6", 5'7" siguro. Nagtabi sila ni Venezuela. Yeah. So alam naman natin pag mga Latina,
matatangkad talaga sila. Let's see, Piling, malay mo, di ba? Malay. Mm-hmm. Ayan, nasagot na namin to, Piling. Siguro in, yeah, after two questions, siguro start na tayo kasi mag-almost 30 minutes na tayo, guys. So we can, you know, start na. So ito muna, Al-Rashid Alawi, happy second Mansory myself. Nice. Okay. Nanonood na consistent, 8 episodes at ito din the best caption so far. Story of candidates. My best are two only, Miss North America, I mean, North California and Miss Hawaii. Okay. Ayun, happy anniversary sa'yo. Thank you, Alawi, of course. And of course, thank you so much. Ayan. And for the last comment, Dansky Laban lang, Miss G, hindi ka kulang. Kasobra dahil sapat ka. Kaya keep going. Thank you so much for the encouragement, Dansky. And I know makakaring ka kay Miss G. So, ayun guys. So for the main topic natin, guys, so we're gonna tackle about nga in the best, you know, five story. I mean, best five her story natin. Sa inyo ba, Sir Tony and you know, Mel, what is your criteria ba about this her story? May mga naging criteria ba kayo para niyo sila ginudge? Yeah. Mm-hmm. Yeah. Go ako ahead, Sir Tony. Si Mel. Go. Oh, yeah. Go. Meron akong sinulat dito. I have the visa. V for the visual, I for the inspiring message, S for the storytelling, and A for authenticity. That's my criteria. Wow, check. Oo. Ikaw, Sir Tony, napakaganda. Meron pa siyang acronym, no? Oh. Go ahead. Actually, all those things are to be considered, pero ang sa akin isa pang importante is I have to know you, something personal. Yun ang para sa akin. Kasi her story, it has to be about you. Something happened, something successful, something sad. Just tell me about something that we don't know yet about you. Kung pwede yung ganun. Yun. Something personal talaga. Yun ang number one na requirement ko. It has to be personal. Ano ba mga pinagdaanan mo? Achievements, wow. Success, defeats, or ganun. Yun ang sa akin. Pero maganda yung sinabi na sa visa. I always considered that. Especially mga visuals, authenticity. Yes, Totoo. Actually, parang almost same din naman kami. Kasi sa akin, yung criteria ko naman, of course, the originality, it's very important. Hindi mo kinopya. Then second, yung context niya. Yung context niya, clear yung message, genuine yung story, heartfelt kung kaya niyang, di ba, patagusin sa atin. Yes. And then yung entertainment, of course, sinasama ko rin to. Yung execution, hindi siya boring. Yung presentation, maganda, malinis. And then, audience impact. Wala namang audience impact. I mean, the technicalities. The technicalities, of course, maganda yung kung may voiceover siya, narration, yung delivery, diction. Ano naman, kahit hindi ko naiintindihan yung language niya or yung dialect niya. Di ba may mga subtitle naman? That's very important. Mm-hmm. Of course, yeah. The editing, sinabi rin ni Nell, audiovisual. And then, like nang sinabi ni Sir Tony, it's all about yourself. It's all about your family, your roots. So yung background mo, we want to know about you. I mean, the girl. If you could tell, you know, your personal story, it's about personal. And then whether pagka-phenomenal, transformational, of course, inspirational, natatagos sa amin. You know, this is now the time now to present yourself. Of course, introduce your story. What are you championing, you know, for your purpose of, you know, joining the competition? So yun, let's start na natin. Sino gustong mauna, Sir Tony? Yeah. Ayan. I'll just mention one girl. Ganun ba yung mangyayari? Sure. Okay. Ang isang gusto ko was, ito ba si Batangas? Yeah. Si Batangas, of course, we saw her, yung kanyang kikay-kikay na self-introduction about the food and how it relates to her character. Ganda-ganda. Tapos ngayon, nagwagi na naman siya because this time she was serious and she was talking about the lapis papel, which is a school project advocacy of giving school materials to kids. Sinabi ko nga rin sa other, my friend, Elise Famatiga, who's from, I think, from Mindoro, every year meron siyang project going there. And sinasabi niya sa akin, ganito yon. Sabi niya, Tony, yung iba, walang chinelas, walang bag, iisa ang uniform, lalaban araw-araw. So ito, very, very, I understand the situation of those kids. Tapos, yung iba pa nga, pumupunta sa school, walang baon. Tapos, di ba, like the ABS-CBN, nagbibigay sila ng mga school bags at chinelas. Yeah. I think that was kay Corina.
So these are important things, especially for people na mahirap at nag-aaral. Kasi ma-experience lahat nila ito eh. So napakaganda ng project na yun. Doon ako natuwa sa kanya. This time, from being kikay, naging seryoso naman siya. I don't know if this is her advocacy, but I really na-feel ko naman yun. Mahirap talaga for some kids na mag-aaral. Kasi hirap talaga ang mga parents, lalo na sa mga rural areas ng Philippines. So I love this girl. Nakadalawang puntos na siya for me. Sa Yunel, pasok ba sa'yo si Batangas? Check ko yung list ko. Actually, si Batangas, isa talaga siya sa pinagpilian ko sa top 5. Yung Lapis and Papel project niya talaga, it's very authentic. Alam, kasi it's parang galing pa to sa family niya, sa parents niya, yung project na to. And parang namana lang niya, no? So, it's very inspiring. And alam naman natin, of course, education is the most powerful ticket for a long journey, no? So, pag wala talaga yung education, mahihirapan talaga tayo sa buhay. And very, nakarelate talaga ako sa kanya, coming from, you know, from less fortunate talaga. Naranasan ko din yun, yung parang halos wala kayo, as in, malayo yung school, and then you have to walk from home to the school, no? So, ayun, na-appreciate ko talaga si Batangas dun. Pero parang medyo nakulangan lang talaga ako sa ano, sa visuals niya. I mean, dun sa storytelling niya, parang gusto ko pa ng more. Gusto ko pa ng more. Pero ang ganda, ang ganda. I agree. Napakaganda dun, Nel, no? At saka Sir Tony, sa mga sinabi niyo. Siguro, for me, this story is very transformational. Bagay na bagay. Angkop talaga sa, you know, sa tema. Sa tema ng Miss Universe. And of course, it was a great advocacy campaign, actually. Advocacy campaign. So actually, pang BWAP nga siya, di ba? Beauty with a Purpose talaga. So yun yung nakita ko. Actually, itong story niya, she focuses on her advocacy. Okay naman yun. Yes. Gaya ka nang sinabi ni Nel, I'm looking for something na her story. Pwede sana kung inad niya yung advocacy niya, plus sino ba siya, di ba? Pero I also appreciate na parang it's a legacy ng family nila. So, dinala niya sa atin yun. It's just that siguro, I want to know her more. Although meron na siyang introduction, alam naman natin, siguro, this is the serious part, eh, like na sinabi ni Sir Tony. So, yun lang. Siguro sa akin, I would like to add, gusto ko lang kasi hinahanap ko yung delivery na may suntok, alam mo yun. Na parang it's tatagawa. More powerful it's more powerful sana kung dinagdagan niya ng personal na na touch, hindi yung parang inilagay niya tayo dun sa parang ito yung napaglakihan ko eh, minana niya lang ganun, yeah. Diba? Siguro kung if what she did was focus on one student and how the student would like to thank her or her family, I think meron naman pala doon, sorry. Kaya lang yung more, I don't know how you do it, more dramatic way. Pero marami palang nag-thank you doon, I remember. Marami nag-thank you. Oo, marami. Pero yung sana just, yung kinakausap niya yung kid, nag-usap sila na face-to-face, na ito yung na-experience ko with her help. Pero doon, kasi pinokus lang ang camera. So meron nga pala doon. Pero ano pala to si Maristela, super talino, summa cum laude pala siya. As in, oh my God. True. O, diba? Legacy talaga. So, congratulations pa rin sa kanya. I think she's part of my top 10. Ikaw, Nel, nasa top 10 mo ba siya or top 10? Yeah, same. So, ayan, pero so far, pasok siya sa top 5 ni Sir Tony. Sir Tony, next? Next is Kainta. Ito si Stacy, ayaw talaga tumigil. Ang galing-galing lagi ng mga visuals niya, ang galing ng kanyang production. Tapos I learned, ito yung sinasabi ko na, wow, ganun pala ng 14 years old pa lang pumupunta na siya doon sa like women's penitentiary or something like to that, a jail for women. Tapos I think it was her grandmother who pursued this cause. So, ang ganda. Sabi ko, oh my God, I cannot imagine ka-social-social ni Miss Kenta and she will do these projects. Na naging halos lola and aunties na rin niya lahat ng mga tao rin na kilala talaga sa paglaki. And that was, yun ang hinahanap ko. Napaka-personal. Oh, sabi ko, ang ganda naman. Akala ko pa-social-social lang si girl. May ganito pala siyang either advocacy or something that she's doing like this. Napakaganda. And of course, perfect lagi yung visuals, yung voiceover niya. Maganda ang production team ng Kainta. Yeah.
I agree. Nell, you want to add something? I think pasok din siya sa ano mo, sa list mo, right? Oo. Yeah. Sige na, itakil na natin din siya. Yeah, gustong-gusto ko yung ano, yung video ni Stacy, yung her story niya. In a sense na makikita mo talaga yung ano eh, yung faith niya kay God, yung wisdom na pwede niyang i-share sa atin. Alam mo yun, yung tapos very family oriented kasi itong si Stacy, she's you know, very close to her mom, and yung story naman ng lola niya, she's bringing up here sa competition ng Miss Universe Philippines. So makikita mo talaga na si Stacy very Pinay, alam mo yun, family oriented, so humble, tapos ang sweet ng dating niya in terms of parang going there sa correctional and sharing stories dun sa mga lolas, and of course mag-give back sa community, no? So it's part of her advocacy, and sobrang ang powerful na weapon ni Stacy talaga is yung femininity niya. Sobrang powerful nun kasi she's using the woman as she is a woman also, you know, she's using these lolas in her competition. So ang ganda, gusto ko yun. Ayan, kaya naman pinasok nyo talaga siya sa top 5 nyo. Ako naman, muntik na siya kasi may pinagpilian ako. Kasi, yun nga, parang kanina sinabi ko may criteria. Gusto ko kasi pag ganito yung story mo, parang tinapat-tapat ko siya. Medyo nakatapat niya sa akin si... Sige, later ko na lang sasabihin. Basta may nakatapat siya. So, number 6 sa akin. So, of course, yung story niya, very transformative siya sa akin. Alam mo talaga na ito talaga yung strength eh. Strength talaga to ni Kainta when it comes to storytelling, about how she presented herself. Kung paano niya talaga ipapakilala, ibibenta yung sarili niya sa atin. Talagang, ito yung strength niya. Ang ganda ng narration, of course, the delivery, yes. Storytelling. Perfect siya actually. Pero ganyan nga, ang ganda ng pagkaka-edit, of course, legacy rin to ng kanyang, grandma. For me lang siguro, kaya hindi siya nakapasok for me, siguro nga, may nakatapat siya sa list sa top ko. Plus, masyadong altahan lang siguro yung atake niya sa video na parang siya yung may-ari. Yung parang ganun. Ayaw ko kung na-feel niyo yun, guys. Na. Pero parang sa akin na, siya lang lagi yung parang, alam ko naman siya yung bida doon. It's just that parang masyadong siya yung may-ari ng foundation. Parang ganun. Parang mas gusto ko sana... Para mas gusto ko sana, low-key lang siya, nung pareho sila ng uniform. Hindi naman pareho, kumbaga parang hindi siya masyadong naghanda doon sa... Kumbaga parang low-key lang, alam niyo naman. Yun lang, pero for me, hinanapan ko siya ng pagiging relatability. Alam ko naman, kasi parang ano nga eh, parang naramdaman ko kasi na parang siya yung may-ari eh, siya yung bida talaga doon. Pero wala akong question when it comes to, you know, how she presented herself. It's just that the relatability. But of course, this is my number 6. Go ahead, Nell. You wanna say natatawa something? Natatawa ako kasi sabi mo may-ari. May-ari. So, siya ang ano, may warden. Dito, may customer dito sa coffee shop. Pagkakamali lang, dito ako nagtatrabaho. Oh my God! Uniform ka ba? Hindi ka naman naka-unit. Kasi ako lang yung mag-isa na nasa gilid. So feeling nila. Ay, ganun. Nahiya ka. Ayan. Sige. Sabi mo, I'm sorry, I'm the owner. Speaking of my ari. Oo. Okay, pasok siya sa top 5 nyo. Sir Tony, for your next top 5. It has to be Iloilo, of course. Gusto ko yung statement niya na, ano ba yun? I'm bringing every Filipino... meron siyang statement na sinabi na yun. Ah, naalala ko si Catriona Gray. Yeah, the 110 million Filipinos. Yun ang naalala ko sa kanya. Of course, Iloilo tackle bullying because of her image, of her color, parang racism, which is very common to all of our black beauties. It was very powerful. Nakita ko yung buong support ng Iloilo sa kanya and yung kanyang race. Sabi niya may mga challenges daw na iniiwasan siya, dapat come to face those challenges, and the challenges will mold you. Ganda. Of course, basically yun naman eh. Ang ganda of course ng modulated voice ni Alexi. Yun ang isa, because when you tell a story, all you have is your voice, tapos bahala na yung it's like a means of communication, bahala na mag-imagery, and with the way she says it, parang proud na proud ka lagi, no? Proud na Filipino.
proud na proud ka na taga Iloilo. Halos ka-level niya si Gigante doon sa kanyang pag-voice module. Iba talaga pag ang beauty queen marunong magsalita. Oo. Talagang superb com skills talaga si Iloilo with a beautiful Cinderella backstory. Talagang she's a winner. Yeah. I know, Nell. Patok din siya sa top mo. So, take it away. Yes. Alexi, nasa top 2 ko siya. It was a powerful her story. I was so moved. I was speechless when I watched the video. You know, parang ang clear-clear talaga ng message nitong ni Alexi. And the quality of the video, it's universal caliber. Pwede na tong dalhin sa universe. The Miss Universe. Yeah, parang ano na nga eh. Parang kung i-compare ko siya, parang ka-level na siya nung Hello Universe ni MMD. Ganon. Sobrang solid ng video na to. Tapos, walang palabok si Alexi. Talagang ikwinento lang niya kung ano yung mga difficulties na naranasan niya and how she handled it. Mm-hmm. And one thing na nagustuhan ko dito is the choice of words. Sobrang pinag-isipan. It's predictable but I don't mind. Uh-oh. Because alam naman natin na we as a Filipino, gustong-gusto natin yung parang malateleserye na na kwento. Alam mo yun, pasok na pasok sa panlasa natin yun eh. So, ayun. Ang ganda. Ayan, paano ko susundan yan? Ang gaganda ng mga words sinabi. Pero ayun, sa inyo naman kasi pasok siya. Sa akin naman kasi, yun nga, parang inanong kasi siya, hinilehilera ko sila kung sino yung pwedeng makatapat niya about their story. So, meron siyang nakatapat actually. Alam niyo yan kasi for me, phenomenal na... Yes, phenomenal talaga yung story niya. Pero it's just that nag-neck to neck sila sa akin in Florida. Anyways, pero for me, maganda yung presentation ni Alexi. Walang mali sa binigay niyang storya. Totoo, maganda. Of course, tumatagos. It's just for me, neck to neck lang sila ni Florida. Kasi ganun ko hinilera sila eh. Parang katapat niya sa story. It's all about the story. So, kung sinong katapat mo sa storya mo, itatapat kita. So parang for me, mas magmabigat or parang mas tumagos sa akin. Oo, si Florida, mas personal. Oo, so parang yun nga. Sa tingin ko, yun lang. Naman, hindi naman masusuka talaga yung pinagdaanan ng isang tao, di ba? Na, di ba, pagsubok, of course, base lang sa visual or nakikita natin or sinasabi niya. Hindi yun masusukat. Immeasurable yun sa experience niya. It's just that siguro I have to evaluate na medyo tapat sa story niya. Pero number 8 ko yata siya. So number 8 siya. Mataas pa din yun. Gusto ko kay Florida yung sinabi niya na I could see my competitors achieve their goals. Tapos yan, nakapulat. Yes. Napaka-ano nun, di ba? Yun ang kanyang goal pala. Correct. Na maging athlete. Yun. Tapos gusto ko yung sinabi niya, I can see my competitors achieve their goals. Ouch! Sabi ko, ganda. So it's just that. Pero still, ang taas pa rin. Hindi naman ito magmamatter na kung anong number one natin dito. It's just that we have to, iba-iba tayo ng opinion and di ba, iba-iba ng criteria. Pero ayun, kaya tayo nandito, itackle kung sino yung top natin. So go ahead, Sir Tony, for your next one. The next one will be Bacoor. Pero initially, I didn't have much information what was happening, what they were crying about. There was an abduction. Okay. I was with another blog. Tapos sabi ko, hala, ano na ba? Sabi ko, ang ginawa ko was kinuha-kuha ko yung mga story, yung maliliit na tidbits sa pinagtahi-tahi ko. Okay. Then nalaman ko pala that she was abducted. Sabi ko, ba't may palengke scene? Doon pala sa palengke at 3 years old. And she doesn't have any memory of it, what happened. Gusto ko pa malaman yung details. Was it a family member? Ibibenta ba siya? Sino bang kumuha sa kanya? Wala pa ako masyadong details, pero napaka super personal yan. Mismo siya, hindi niya alam. She doesn't remember. Tapos one of the fans or subscribers said na maglalabas daw ng more complete video. Kasi nung pinapanood ko, biglang ginupit na naman nung editor ng MUPH. Ito na naman siya. Sabi ko, ay, ano na ba yung nabitin? Merong kasunod. Yun ang mangyayari. So, yun talaga, super personal talaga yon. And she doesn't even know about it. Sabi ko, oh my God, magandang kwento ito. That's what I like about it talaga. Intense drama. True. Sige, ako muna, Nel, kasi pasok din naman siya sa ano ko. So, itong kay BBB kasi, for me, I considered her story, survival story. So, she revealed, actually, this story. Actually, napanood ko na ito sa Magandang Buhay. Nag-guest siya with Stella Vera Sturin.
Nakwento niya to 2 years ago. Mm-hmm. And she was, yeah, like with stepping up. Hindi naman tayo aware talaga na she was abducted, di ba? When she was 3 years old. Of course, nakakatakot yon. And mm-hmm. it was a brave, you know, it was a brave idea to bring out this story. Actually, it was taboo eh, di ba? Hindi naman to normal na pinag-uusapan, lalo na, siyempre sa kanya, hindi niya naman, hindi pa siya aware kung hindi pa nakwento sa kanya ng mom niya. But mm-hmm. of course, not everyone will be proud na ikwento yung dark side nila. So correct. Napaka-brave, napakaganda ng idea nito. It was an heartfelt and authentic, like, and very inspiring siya. Then, sabi mo nga, Sir Tony, kung wala kang idea sa nangyari, parang mawawala ka eh, di ba? Yes. Pero yun nga, kung may idea ka, tatagos sa'yo. So, it's because of that. Kasi, Sir Tony, yung kwento nun, parang, yun nga, pumunta sila ng mom niya sa palengke. Mm-hmm. Tapos, naano lang siya, parang nalingat lang ng sandali. Oo. Tapos, yun, parang kinidnap ka, abducted. Tapos, natagpuan daw siya few hours na parang dinrag siya na masleep. Ang tawag ba dun? Oh. Nice sleeping drug. So parang few days, two or three days siyang asleep. So kaya na, di ba, nakakatakot yun for a parent na parang, anong nangyari sa anak mo? Hindi mo maramdaman at kung tulog ba siya. So sobrang nakakatakot yung ganong moment. Yeah. Pero siguro ikwento ko na lang din, di ba? Kasi ano, twice naman din ako nawala. When I was young din, I think 4 years old ako, sa Divisoria naman. So dahil nga ang likot-likot ko ng bata, so nakalingat din yung mama ko. So yung eksena namin pang MMK. So umiiyak din ako, naalala ko pa noon. Tapos yun nga, syempre nakakalungkot na mahiwalay ka sa parents mo kasi hindi mo alam possible na mangyari, madaming tumatakbo sa isip ng bata. And yun yung first time. Yung second ko naman sa barko papuntang Mindoro. So yung sa barko naman na yun, syempre ano, sa kalikutan ng bata. So nakakatakot din kasi tulog yung mama ko noon eh. Tapos umalis ako. Tapos buti na lang daw nakita ako ng ano tags ng seafarer. Yan. Mm-hmm. So, yun. Siyempre, kung hindi, baka nadulas ako kung saan or yes, nahulog na ako. Overboard. So, wala ako dito ngayon. So, ayun lang. Pero, it, of course, it's a big loss for pageantry kung hindi ka nakita. O, wala tayong costume. O, mga ganyan. Pero, yun nga. Yung, ano, yung, kasi sa story na to, kaya ako siya pinasok, I wanna commend, you know, for inserting her mom sa story niya. Sobrang, parang, siya lang talaga. Pinagpasok doon na, ayun, pinagsalita, may participation, yung ganun. So, it was a pure filial affection. Talagang powerful yung message na to. I definitely got connected sa story niya. So, ayun lang. I think siguro one of the greatest things that we have is the parental affection, di ba? Specifically, the maternal affection in this story. Kasi alam naman natin, pag nagmahal ang isang ina sa kanyang anak, gagawin lahat, diba? Walang kapantay. So, kaya yung tumagot sa akin. Ikaw, Nel, what can you say about VVV? Yan, just like Batangas, no? Itong si VVV, she's part of my top 10, but she's not part of my top 5. Just, you know, because of the, of course, meron nga akong pinagbabasihan, no? When it comes to visuals, yung video ni VVV, sobrang nakarelate ako because syempre taga Bacoor ako and nakapunta ako dun mismo yung sa pinakita niyang palengke. Yung Molina Market ba yun? Yeah. Wow, talaga. Yan, lagi kami pumupunta dyan, namimili kami dyan. And ayun, sobrang nakakaano, ang daming memories na bumalik sa akin because of that video. Ang sa akin lang kasi, that video, it's very inspiring, it's very unique, it's very powerful, and sobrang tusok talaga. Medyo nakulangan lang ako dun sa storytelling. And of course, syempre, kung ikaw, for example, nandun ako sa point na international audience yung manunood, and medyo nakulangan sila, it's a good strategy, but at the same time, parang mapapatanong ka, that's it? That's your story? Parang kulang siya eh. Something missing from that video. So, kaya yun, medyo bumaba lang si VVV sa listahan ko. But the overall presentation, it was so excellent. And nagustuhan ko. Thank you, Nel. Hindi ka ba na-abduct doon sa market na yun, Nel? Hindi naman, pagwapo sir. Ba yung nag-abduct? Ay, ganun. Ay, pagwapo, di go. Hindi na-abduction yun. Abduction na yun. Correct. Si Daki na yung abduction. Tinedak niya pala. Mother, mamaya na tayo magkita. I have to go. Correct. Magkita na lang tayo sa bahay. Ay, oh. Nako.
nakakaloka yung mga abduction na to. To seduction na pala. Pero seduction na, hindi abduction. Go ahead, Sir Tony, for your last and, you know, finale. Who is that? Sino ba yung... I can remind you. Si Baguio. Si Florida ba ito? Si Baguio was about the dad, I think, right? Yeah. Maganda paggawa ng video ng Baguio. But meron siyang competitor about the dad is also Palawan. I think Palawan did a better version of it. Saka nire-relate niya yung mga words niya sa ocean, row your boat on your own. Marami siyang mga word keywords na it's all about water and ocean kasi sa Palawan siya nang galing. So that was very, very well done. Gusto ko yung ano play of words. Anong bandang-bandang huli, sabi nga ng dad, you have to row your own boat. Parang ganun atas. Sabi ko, ay, ganda. May laban ka, but you have to fight it on your own. Nagandahan ako kay Palawan din. But I'm looking for the other girl, which I forgot. Sino ba yon yung merong disability? Sino ba yung hinahanap ko siya? Hawaii ba yung may disability? Si Patricia. Oh, yeah. Patricia Tapia. Yes, The eyes and ear. And no, there is another one also, sir. Yeah. Pagadian. Pagadian also is for epilepsy. Yes. Si Senit. Si NorCal. NorCal has the van, ano ba yun? Van Willebrand. Van Willebrand syndrome, which your blood does not clot. So pag nasugatan ka, continuous talaga yung ano, yung pagdugo. And Nueva Ecija also. Yeah. Nueva Ecija also has so, marami silang category to. Pero nagusto ko yung sa eyes and ear. Tapos naging ano ata siya? Teacher ba? Or she was... Hindi ko alam kung naging teacher siya because there was a death and a child. Hindi ko lang matandaan yun. And she was born premature also. That's for Hawaii. So sabi ko, maganda ang platform niya kung disability ang issue na gusto niyang itatakil. Kasi she herself, yung mga pinagdadaanan mo. So I was also wondering if she can do... yung sign language because that would be nice. I don't know if she needs it or she knows it kasi mas maganda every time you speak mas marami nakaka-relate. That would be also nice for more awareness dun sa advocacy mo for disability. Yun. Miss Hawaii. So si Hawaii ito, Sir Tony. So, sulat ko lang. Yes. Hawaii. What do you want to add something for Hawaii, Nell? Yan, for me lang, no, itong si Hawaii, breaking barrier din to yung story nito. Of course, she mentioned the hearing disabilities and her difficulties na nabully siya. And wala masyadong tumatak sa akin, wala masyadong kurot. But it's very personal to her, so kudos naman sa kanya and sa team niya. Ang ganda ng ano niya, ng execution niya. Even the sceneries na pinakita niya dun sa video niya. Sobrang nakangiti ako the whole time. Actually, that was a nice, you know, observation, no? Na parang, alam mo naman na parang it's all about your story. Pero syempre, napapangiti ka habang, di ba? Natatouch ka at the same time, napapangiti ka. Kasi alam mo kung may pinagdadaanan siya, pero hindi mo baka sa kanya yung pinagdadaanan niya. Hindi mo ma-imagine na may mga ganun pala siya, no? So that was wonderful. That's I find it very personal, which is one of my... factors na pag-design. So, think kasi, Sir Tony, ang laging mentality kasi galing siya ng Hawaii, taga-US siya, parang laging social, maganda lagi yung buhay. Ganun laging thinking eh. So, parang minulat niya tayo na parang hindi lahat perfect yung kapag, ano lang, America, nasa ibang bansa, hindi perfect yung life. So, yun magandang halimbawa. So, we have to be very thankful. So, siguro, maganda na touch. So, akin hindi rin siya nakapasok. Siguro nga, because of the criteria that we have, iba-iba tayo. So, go ahead, Nell. So, your, ano, top 5 list. I think nabanggit mo na kanina si ano, di ba? Si Iloilo? And yeah, I mentioned Iloilo, Kainta. And Kainta. Okay. Go ahead to your upcoming thing. Wait. Remind kita, si Florida. Yeah, Florida. Yes. Si Vivi, pumasok ba sa'yo? Sa 5? She's on my 7th spot. Ah, 7. Okay. Yeah. Florida. Florida. On my top list, no? It's very authentic, very inspiring, it's very emotional. I kind of move dun sa ano niya, sa video niya, because of her difficulties and how she handled the
that circumstances in life. But she stood up very strong, and it's amazing to see somebody na physically merong nararamdaman, but very limitless when it comes to achieving her dreams. And I like what I like about Florida is sobrang clear ng message niya dun sa her story niya. Sobrang clear ng message niya. And sobrang tumagos sa akin because, you know, sobrang talented niya eh. Sobrang talented niya. Pagsayaw, no? Pag-dance. Yeah. She has to show off na whatever things na pinagdadaanan mo, kaya mong lampasan yan through strong support system. So sobrang importante na meron kang family na nandyan lagi para sa'yo, para ma-conquer mo lahat ng mga difficulties mo. So, ayun. Just like Miss G, kung meron man siyang pinagdadaanan, yan, very Florida yan, Miss G. Sasabihin ko sana, are we talking about Florida or talking about Miss G? Tumalo na ba tayo sa ibang top? Yeah. True. Miss G talaga yung top one ko. Naku, Miss G, bumalik ka na, binabarbecue ka na rito. Ikaw na ang topic. Come back stronger, Miss G. Andito kami for you. Wag kayo, baka magulat tayo. May biglang her story siya dito. Diba? Ay, oo nga. Kanina naisip ko din yan. Dapat maglagay siya ng her story portion. Again, siguro guys, sa mga bagong pasok lang, just to remind you, Miss G won't be able to join because meron siyang personal, you know, battle na pinagdadaanan right now. So if you have time right now, message her, DM her about, you know, encourage her, and of course, give us some love and support. Yun lang. Extend nyo lang, guys. Maraming salamat. Pero going back to Florida, yun nga nabanggit natin kanina, Nel, no, Sir Tony, na parang nakonect-to-neck niya sa akin si Alexi. Kumbaga, for me, in this round, nasiko siya, na-elbow siya ni Florida sa akin. So finally, naramdaman ko na si Matea Mahal Smith. Of course, for me, it was a successful story. Finally, she came out of her shell. Eh, dito ko na siya naramdaman. This is the Matea that I keep telling before na parang ito yung ano niya, power niya, yung story niya. Ito, when it comes to comm skill, delivery, storytelling, ito talaga yung sinasabing Matea Mahal Smith. Hindi talaga siya mananalo ng the Miss, you know, Filipina International na hindi basta-basta. So, her story is one of her strength, actually. Her arsenal in this competition. You know, the athlete turned into dancer, turned into beauty queen. That's a very powerful, you know, story. Message. She undergone three major hip surgeries, di ba? Sino mag-aakala? And kung masasabi nyo, guys, kung mapapansin nyo yung galawan niya na bakit hindi naman palumpalo yung pasarela niya, it's because up to now, meron pa rin siyang, you know, iniindang, you know, sakit. Of course, she joined KF siguro para siguro maalalayan siya kasi hindi naman pwedeng aariba siya ng basta-basta. Alalahanin niyo, she's also I considered handicap sa competition na to. Hindi siya 100% na lumalaban, pero nilalaban niya. She never give up on her dream, of course. She keeps inspiring other people from her story. In fact, parang last month lang, she got awarded as one of the top women icon awardee of Global Academy of Human Excellence together with Alexi. So talagang katapat niya lagi si Alexi. Si Alexi lang, alam ko nakatanggap, hindi ko alam kasama pa siya. Kasama si Florida. So, ganun ang level talaga ni Matea at ni Alexi when it comes to award human excellence. Magkatapat sila lagi. It's just that siguro, for me, it was a simple story, yet impactful and powerful message. So, for me, the message of the story is, you know, never give up. With your determination, love of the family, and self-motivation will conquer us all. So, for me, she's my number one, si Florida. Yay! Go ahead, Nel, put to your next ano. Sino pa ba hindi ko natakel? Wait. Zambales. Oh, okay. Si Anita. Yeah, Zambales. Ang cute nung visuals niya, parang very gentle lang yung ano niya, yung pagkikwento. Very commercial nga ang nilagay ko dito. Very commercialized yung ano niya, yung type Zambales. Of video. Hindi talaga tayo ginugutom nito ni Anita sa materials. Iba-iba yung atake niya na binibigay. So, I would like to say na kudos talaga dun sa team niya. Sobrang ang cute talaga nung atake na binigay niya. Ibang-iba dun sa ano niya, sa introduction video niya. And kompleto Ricardo din tong ano ito video ni Anita. She checks all the boxes for me because yung like what I said, yung visa nga, visuals, ang cute ng visuals niya, ang ganda ng storytelling. The authenticity, it's very talaga Anita because alam naman natin yung story ni Anita since
she joined sa mga previous stints niya, no. So parang ano, parang it's a recall na hello, ang isang Anita Gomez ay nag-exist sa pageantry, and this time parang binigay sa akin ni Anita yung ano, yung hindi siya tusok pero na mare-remember mo yung ano niya, yung video niya, yung story niya. And sobrang effort nung, alam mo, yung papalit-palit siya ng wardrobe just to ano, just to to tell us the story. Yes, sobrang ang cute noon. So effort naman talaga, kudos sa team niya and for Anita. I like it. Ang tumatak sa akin kay Anita, walang electricity at wala silang bubong. Ha? Sabi ko, oh my God. Actually, parang same na same sila ng story ni ano, no, CJ of Yasa last year. Same, di ba? Pinakita rin. Almost same, yeah. Yeah. Oh, pero pasok ko din siya, si Zambales, Anita Rose Gomez. Of course, nagiging isa na talaga sa mga highly favorite. Hindi lang naman natin, of course, kasi kaabang-abang siya. Pero anyways, for me, yung story niya is phenomenal kasi she started from humble beginning, of course. Yes. She sent herself to college, di ba? Para makagraduate sa. And at the same time, she juggled too many things to finish, of course, her study. And I think I remember, ganun din ako nung college. Although my parents, they want to send me, di ba, sa college. Pero I decided not to because I want to prove them na kaya ko isend yung sarili ko sa college. So, ganun din ginawa ko, nag-work ako, and at the same time, I think I'm sa bookkeeper, siguro 5 years ako nag-bookkeeping noon. Oh, so, I sent myself to college, kasi I know kasi mas magiging yung ano ko eh. I'm an accounting graduate kasi, Sir Tony, so, kailangan ko, ikaw din, ay talaga, go. Pero anyway, kasi gusto ko, mapapractice ko na siya during college. Mm. So, para pagka-graduate ko, para madali. May experience. Oo, di ba? May experience. So, ganun. So, I sent myself to college. Kaya, nakarelate ako sa kanya. And of course, the presentation. I love how she showed and, you know, supported the videos. Yung nga, sinabi ko, parang kagaya kay CJ Opiasa na parang may photo siya, may proof siya. Hindi lang na kinukwento eh. Pinapakita niya yung scenario sa atin. Yes. Exactly. And yung magandang, pag nag-storytelling ka, hindi kasi lahat visual learner, di ba? I-imagining pa nila, hindi nila ma-imagine. Pero si Anita, may picture, may video. So, supported. Yung bawat narrate niya, talagang supported ng document. So, parang sabi ko, okay. So, may proof. Totoo, authentic. So, ang ganda. Ang great yung edit, of course. Maganda yung pagkakahati-hati nga. Yung sabi mo nga, Nel, na parang nag-iiba-iba siya ng suot. Ang ganda nga na nung facing na yon, na parang, eto na siya, eto siya nga, eto siya dati, eto siya ngayon. Oo. So parang na ano mo, in the, you know, short period of time, nakita mo kagad yung growth niya sa ganun. Yes. So nai-imagine mo. So pinag-isipan, pinaghandaan, napaka-clear ng message, very inspiring. Kaya pasok siya sa akin sa, ayun, sa top 5. Pero yun nga, yung, kumbaga hinanapan ko siya ng ano eh, ng message. So parang isa sa mga ano, walang imposible talaga sa mundong ito kung ipupursue mo yung dream mo. Of course, hard work, dedication, of course, the inspiration. Ito yung mga perfect, ito yung perfect time talaga, 'di ba? Na para yung fruit of your labor. So na-achieve na talaga ni Anita yun so far. So whatever happens, I think malaki yung future niya in, hindi na siguro sa pageantry in the future. So yun lang. To your next, Nel. Meron pa ba kung hindi na? Tapos na, 5 ba? Yeah. I think si Toledo. Toledo. Yeah, si Toledo. Yes. Oh, go ahead then. Oh. Let me check Toledo. Oh, nilista ko kasi yeah. Parang hindi tayo umagaan. Ito, si Toledo, just like, with Batangas, nakakadalawa na rin to si Toledo eh. Ang ganda din ng video nito. Sobrang inspiring ng video and ang sobrang powerful ng line niya doon. Gustong-gusto ko yung ang babaeng pinagtibay ng panahon. O, di ba? Yung sobrang ang powerful noon. Tapos, you know, parang... Very tagline, di ba? Oo. From less fortunate, tapos work hard and hanggang sa makuha mo yung goals mo in life, sobrang inspiring nun. Yun, sobrang inspiring nun. Ganda. Ayan, may parang na-connect. Parang silang din talaga. Babalik na naman. Pinagtibay ng panahon. Correct, oo. Pinagtibay ng panahon at palalakasin pa, di ba, sa pagbabalik. Yes. Oh my God. Pero tama ka dun, Neil, kasi hindi, na-connect siya sa akin ni Anita eh. Kasi hinanapan ko nga ng connection, mas nakakonnect lang ako kay Anita. Pero si Toledo, connect niya sa akin si Anita, number 7 ko siya. Phenomenal yung story niya. Of course, ang lakas din ng beauty niya, maka Bianca Gonzalez. If you know, Sir Tony, si Bianca Gonzalez. Diba, ganun na ganun yung very beauty. Very Pinay. Correct.
very powerful, and of course, yung message din niya, inspiring. Talagang dikit lang talaga sila sa akin isang balis. It's just that siguro nga, nakarelate lang kay Anita, pero napakaganda. Pinag-isipan din. Alam ko, at tama ba, Nel? Parang ano din siya, honor, graduate din ba siya with honor? I think, yeah. Yes. Oo. Yes. So, yun. So, napakaganda. Ganun kasing, binasi ko kasi sa kung anong story sa buhay, di ba? Hindi siya parang, paano kasi pag lahat magpapaawa, number one mo lahat, may mga nakakaawang story. Hindi kasi ganun eh. Hindi paawaan yung story, ah, kung paano kayo nakarelate. So, I think, ako na yata. Ilan? Okay. Ako na pala. So, yung akin, nabanggit ko na kanina, okay, may listahan kasi kami, guys. Si Baco or si Florida, si Zambales. So, kay ano na ako? Kay Pasig. Ayan, si Pasig. Oh, yeah. Si Pasig naman. I love Pasig. Oo. Yung Pasig naman kasi sa akin, kasi inspiring pa rin eh. Kahit anong pagbalik-balik na rin yung, you know, yung story nila. Napaka, you know, for me, inspiring si Selena. Kasi yung story niya nga, actually, it's almost a campaign eh. Campaign na to eh. Campaign na to sa akin na she definitely delivers her message across globes, actually. Her message was so clear and concise. Alam mo, parang pinakita niya sa maikling panahon na she's a multifaceted, di ba? Parang possible pa rin talaga na parang ikaw yung maging jack of all trades. But you can master of all, di ba? Pwede rin palang i-master. So parang an athlete, a businesswoman, a mental health advocate, a married and a mom. So nabalansin niya yun, di ba? I know may struggle. Ganun naman talaga may struggle. Pero, ayun eh, may nababalansi. So parang ang message sa akin is, parang huwag mo isipin hindi mo kaya. Pero kaya mo. Kung susubukan mo. So, ganun sa akin siya. Yes. So, yung presentation niya sa akin, of course, ang ganda, great storyteller. Yung narration, maganda, malinaw. Sabi ko nga, it's almost a Miss Universe campaign. Di ba? Parang ganun na siya. Ang ganda ng edit, maganda, pagkakahati-hati, pagkakatahi-tahi ng mga videos niya. Of course, she's a living proof that age is just a number. Sinabi niya yan. Whatever age, you know, you are, you can still dreaming, you know. You can still keep dreaming and achieve your goals. So, ayun, pumasok siya sa akin. And then yung last ko, ewan ko kung pumasok siya sa inyo, si Talisay. Kasi naano ako eh, di ba, may mga video or photos na to na lumalabas sa social media nung kung saan siya nanggaling, yung house niya, di ba, yung background niya. So, kumbaga parang nagka-idea na ako, okay, ganito. So, sana ito yung makita ko sa her story. So, for me, yung story niya ni Mary Josephine Paske is transformational story. Kasi ito na sinabi ko kanina, Sir Tony, Nen, na parang hindi porkit happy or may foreign blood, mayaman agad. Diba? Hindi agad mayaman. Hindi lahat talaga pinanganak with silver spoon. Of course, she opens our minds na parang may struggles pa din kahit foreigner yung parents mo. Hindi perfect yung buhay, hindi mayaman. Diba? Hindi laging Jollibee or hindi laging manok ang kinakain niya. Mga hindi ganun, spam. Diba? Hindi sila so, naka-spam araw-araw or corn beef. Oo, so, hindi sila naka-spam. Hindi so, may struggle din, guys. So, pantay-pantay pa rin ang buhay kahit balibalik na rin. So, of course, mental health problem, depression ng father niya, based on experience from dad niya. Mm-hmm. Napakaganda ng story niya yon, and nilaban niya yon, at ayun yata yung dinadala niyang advocacy ngayon. So, the presentation was very meaningful sa akin. Napaka-meaningful ng presentation niya. Simple yet meaningful. Yun nga, sabi ko nga, nagba-viral siya because payak yung pamumuhay niya. Napakaganda nung ano, no, na parang ganun. Nag-trending na siya, tapos may karugtong pala na story. So, it was a short pa. Okay. It was a short video, pero malaman. Maganda yung delivery, authentic, tumatago sa puso. And yun talaga, sinasabi niya, tumatago sa puso. So, and of course, yung, ito naman sinasabi, yung kanina, parang parental affection. Sa kanya naman, filial affection, na parang iba rin talaga pag nagmahal ang isang anak. Diba? Sa kanyang magulang. Parang gagawin din, susuungin yung lahat, maitawid, you know, makatulong sa parents. So, I know, maraming ganyan sa atin na parang, hindi ma, hindi pa. Ako yung, di ba? Ako naman ngayon, di ba? Upo lang kayo dyan, ako naman yung tatrabaho. So, somehow, tumagos din siya sa akin kasi na-experience din naman natin yun. Hindi ma, upo ka lang dyan, huwag ka naman magtrabaho. So, ayun, of course, iba-iba yung story natin sa buhay kung saan kayo nakarelate. Kaya yun. So, ayun guys. Oh, may ano ba kayo kay Talisa? Comment nyo sa video niya. Go ahead, well, Sir Tony. Yeah. The same as expected. Akala mo pag
feel American or feel European, akala lagi nila na ganun ang buhay, laging very comfortable. So yun, nagulat din ako because usually yun ang expectation natin. True. Na may mga pinagdaanan pala sila. True. Nagulat lang ako na may ganung ano pala. Yeah. Akala ko all the while sa ibang abroad yung lumaki or gano'n. Kasi ang ganda-ganda naman niya eh. Di mo naman makikita yung mga traces. True. Ng supposed to be, what's the word, kahirapan during that time ng mga bata pa siguro. Totoo. So, yeah, so that was surprising. Yeah. Talisay, gusto ko lang idagdag, no? Sobrang, it's very predictable na ilabas yung her story niya. But at the same time, yung nag-viral nga na photo, no? So I think it's a strategy ng team ng ni Talisay, and it's very clever. It's very smart, team, yes. Mm-hmm. It's a very wise act to put the viral photo first and then release the her story of Josephine, no. So, ayun, kudos sa team niya. Ang galing. Siguro pasukan ko na din ng mga surprise na pumasok sa akin na nasurpresa lang ako, hindi ko in-expect. Si Camigin, si Retiana Rossi. Siguro sa akin, for me, yung inspirational yung story niya, grabe, she's just more than a pretty face. Akala ko ganda-ganda lang talaga to si Retiana eh. Lalo na pag umaatake siya sa mga events, napakaganda ng face nito. Pero yun nga, she's a great storyteller. Of course, yung beauty, body, and brain din talaga si ate. Nagulat ako when she speaks. Of course, academically inclined siya. Singer, assistant writer din siya ng isang banda. Plus, simple lang. Umupo lang siya. Pero hindi ako, parang ano, nakinig lang ako, pinanood ko siya. So yet, simple pero effective. Very impactful sa akin. And then, second ko, si Cavite. Magkasunod lang sila. Si Diamate. Si Diamate rin eh. Alam kong singer din siya eh. Music. Napaka-empowering ng story niya. I love na in-incorporate niya yung passion niya into music, to her story. Ang hirap nun ah, pero naitawid niya. It's very impactful actually. Her story is identified na parang, she identified her vulnerabilities. Diba? Sinasabi ng lahat, maganda siya physically, pero sinasabi ng sarili niya, meron din siyang kapangitan, meron din siyang kahinaan. Yeah, the brotherly. So, Totoo. Then she's also, yan nga, beautiful nga siya, plus very talented woman. And nagtuturo din siya sa mga bata about music. And, you know, she's leveraging her skills. Maganda yun for me. So that's very inspirational. Kayo, meron pa ba kayong mga surprise na hindi nyo inahala? Sino pa ba? Ako, I would like to add si Bantayan Islands. Uh-oh. Oh, yeah. My God, I forgot about. Yeah. Sobrang ganda ng story niya. Alam mo the doctor. Pagka nawalan ka talaga ng isang mahal sa buhay, parang everything will change sa perspective mo, sa life, sa lifestyle mo. And what she did is sobrang ganda. You know, ginamit niya yung pagkawala ng kapatid niya into inspiration para magsumikap. And, you know, to become a doctor. She's a doctor. She's a doctor and she's giving back to the community, helping the community. Giving so much high quality healthcare sa rural area, sa mga probinsya, yeah. Hindi siya so, sobrang, big time city hospital. Commendable yun para sa kanya. I love it. Now, may question. Bakit tingin nyo hindi pumasok si Quezon Province sa top 5? Nyo. Iniisip ko na yun. Sabi ko, paano mo sasabihin ito? Okay. Oh my God. Sino gusto mauna? Ako. Because I think ang story niya rito is the lola and the ninong supporter her education. At education naman talaga ang advocacy niya. Tapos, it led her to pageantry because I think she's going to have a free one-year scholarship if she wins the pageant. So, in-explain niya yung education pageant nagsama how it started with her. So, parang nakulangan lang ako kasi when she was interviewed ni Tita Lavinia, and ni ABS-CBN sabi ko mas marami siyang sinabi doon na talagang personal. Diane Castillejo, my stepfather was a tricycle driver, nagbabantay siya ng tindahan, and she gets, yun ang gusto ko sanang makita o marinig instead of these things. These things are okay, pero
I wanted more na talagang kung sino siya. Saka dati nagulat nga ako na when she was interviewed by Tita Lavinia and ABS-CBN, hindi ko akalain na ganun siya because when I saw her competing with Catriona Gray in Binibining Pilipinas, you wouldn't know na ganun pala yung kanyang background. So that was really surprising. Mas maganda yung sinabi niya doon kaysa dito. Yun ang aking peg. Parang natabunan siya ng ibang ano mga kwento na mas personal, sabi ko nga. Yun ang nangyari sa, that's how I feel about Atisa for this section of the competition or for this challenge. Natabunan lang siya ng maraming kwento. Ganun ba? Inaasa ko talaga yan ah. Hindi kasi napaisip ako bigla, Sir Tony, na bakit hindi nababanggit si Quezon Province. I think, yes. Tony, Sir Tony, no? Kasi nga, ayun yung mahirap pag frontrunner ka, kabilaan yung interviews, yes. Diba? It's just that you have to be very consistent sa correct. Story mo. Yeah, you have, I'm not saying it's consistent. It's just that siguro, kasi parang it's kind of repetitive na the story of her, diba? Alam na natin na may mga businesses siya. Siguro it's just too many things na nangyayari sa video, hindi tayo makapag-focus sa kahit, so kung anong pwede nating i-focus sa kanya. Eh siguro, isa rin sa mga disadvantage, siguro, yan nga, ang dami na nangyari sa buhay niya, hindi niya alam kung anong i-highlight, di ba? So, ayun yung nakita kong, ano, siguro, yun nga, madami silang gustong ipakita, so, yung parang natabunan na, so, I think they must pick lang ng highlight ng buhay niya, huwag masyadong lahatin, kasi, too many information, hindi naman natin kailangan yun. So, parang focus na siguro sa most inspiring. I know naman, di ba, nasabi niya nga, sa nagpa-pageant siya dahil pre-tuition siya, di ba? So, okay, focus ka doon. Pero alam na natin na business, di ba? Naging businesswoman na siya. Very successful. So, it's just that na parang too many things happen. Kaya hindi siya nakapasok sa akin sa top. Go ahead, Nel. May, you wanna add something? Ayun. Ang naisulat ko lang dito sa ano, sa her story ni Atisa, no? Ang naisulat ko dito is tiwala sa sarili, sobrang ganda nung message na yon, sobrang clear nung message naman ni Atisa na education talaga yung ano yung primary source of achieving her goals, parang weapon niya into achieving her goals. Pero ang gusto ko lang i-highlight dito is yung sinabi niya na parang the point na meron at merong talagang taong tatatak sa buhay natin, natutulong sa atin at magsisilbing aspiration natin para magawa natin yung mga goals natin sa buhay. And that's her Lola and Ninong. Ayun. So nakarelate ako doon because way back parang wala naman masyadong kakayanan yung pamilya ko to send me to school. And somebody lend a hand para makapag-aral ako. So sobrang nakarelate ako doon. Nakulangan lang siguro ako sa lalim because alam naman natin na sa sobrang tagal nang naghihintay tayo kay Atisa, sobrang parang alam na natin kung ano yung mga pinagdaanan niya. So I'm expecting na magbibigay siya ng something new. Yeah, baka meron na, pa. Something na we don't know yet. Mm-hmm. Yes. Nakamute ka. Yan. Ace. Yung medyo mabigat pa na parang susuntok sa atin, di ba? Kahit hindi mabigat, yung simpleng ano lang, basta something we didn't know na personal with a yes. friend maybe or with a pet or exactly. something ganun na, ah, may ganun yeah. pala. True. Or so, naglalakad siya going to school, parang she has to walk like 5 to 10 miles. Yung something, marami pa siyang pwedeng i-share. Ay, actually, ito pala yung naisip ko. Ang gusto ko pala sanang marinig sa kanya what happened to her sa 6 years na nawawala siya. Like, every time somebody approaches her, oh, Atisa, kailan ka ba babalik? How did she feel? How did she feel? And what was going on her mind? Tapos ngayon bumalik siya. Bakit siya bumalik? Bakit ngayon lang? Kung yun ang kwento niya, oh my God. Ayun, every tama. Time I go out, natatakot na ako, somebody will approach me, hindi ko correct. Alam kung ano yung sasagot ko. Yun sana. Para mapunan yung mga correct. Questions natin. Oo. No? Sabi ko, sana yun ang kwento niya. That's gonna be more powerful sa tapos, kasi nag-aantay tayo. Yeah. Every year na lang, every year nasa list. Sabi ko, kasi yun naman talaga yung gustong malaman sa kanya. Bakit ka bumalik, di ba? Bakit ka bumalik? What's going on? Ano pa nangyari? Yeah. And all those time, ano bang nararamdaman mo? Diba? Lagi kang tinatawag ng mga fans, bumalik. Gusto mo ba bumalik? Bakit ka rin bumalik? Tama. Correct. So kung yun sana ang ibinenta nila, ako, ganda sana. And I am back.
to fight for every Filipino. I am back because you called me back. Parang mga ganun mga drama na yan, diba? Ay, so, ganda. Ang ganda sana. Totoo, sayang. Tama yun, Sir Tony, no? So, speaking of comeback, bakit wala si Tagi sa lista? Ito pa rin yun. Tagi. Oo. Parang, paano ba? Oo. Sige, unahin ko na muna. Siguro, I think, I know naman na when it comes to comms skill, wala tayong walang problema. The relatability. Anong pinagsasabi mo, te? kumbaga parang ako, okay, model. She's my favorite, actually. Pero, ano nangyayari sa'yo? Parang ganun eh. Parang ano yung mga pinagsasabi mo? Ano? I know naman na ganun talaga. Pero, hinahanapan ko pa siya ng parang, yeah, relatability na something na, alam mo naman eh, I know very alta siya, model, pero it's just that hindi ako makakonect, parang lalo niya akong dinistansya, na parang hindi na kita maabot. Parang ganun yung na-feel ko, so nakulangan ako, pero I have to tanggalin siya talaga sa, you know, sa listahan ng best story. So, kulang sa relatability, masyadong pumoko siguro sa... Ewan ko sa sarili niya na parang ito lang na-achieve niya, something like that. So, hindi ko alam kung anong baon niya. Bakit siya bumalik? Hindi ko pa rin alam. So, yun lang. Kayo, guys. Yun, hindi lang nag-register sa akin. Mga building ata yung nakita ko. Sabi, ano pa sinasabi niya? Tatlong beses na ako nanood ng ano na to. Ay, hindi pa rin talaga siya nagre-register. Parang yun nga sinasabi ko, yung personal part, hinahanap ko. Kasi correct, her story eh. So dapat yun ang iniisip ko, her story. Ano mong pwede mo ikwento sa akin na... Wala. Na, ano ba pa pwede na hindi pa namin alam na talaga yung... Meron naman siguro somewhere out there. O napaka-perfect ba ang buhay na wala pa of siguro padating pa lang yung mga problema. Hinanapan, di ba? Oh, so, yun lang. What can you say about Christy? Ayan, ito naman si Tagig. Naloka din naman ako sa kanya, no? Pero gusto ko lang i-comment na ang ganda ng visual niya. Yes. Para talagang pang digital MTV. Magazine. Yes, it's very cinematic. Correct. Agree naman ako doon sa sinabi niya na dream can achieve at the right time and at the right place. Pero talaga, ang last na sinulat ko is loss of connection talaga. Hindi ko talaga... Hindi ako makapasok dun sa ano, sa gusto kong tumbukin niya. Parang inihintay ko na, wala ka bang difficulty sa buhay? Wala ka bang ibang pinagdaan? Or baka kasi naghahanap lang tayo because of the, syempre sunod-sunod yung mga video na parang, parang nakakaawa, nakaka-antig, tusok. So parang ang sa kanya is parang, I'm calm and collected and I'm contented with my life and that's it. Parang ganun lang. Yeah. Good. Yeah. Sige, speaking of isa pa nagbabalik, si Cebu, Chris Stephanie, bakit wala rin siya sa inyo? Ako na mauna. Oo, go ahead. Ang gusto ko lang dun sabihin sa video ni Chris, sana medyo nag-prepare siya, no? Kasi seeing the, you know, when you watch most of the videos, nag-prepare yung mga girls, sobra yung effort, just like what I said with Sambales na nagpalit-palit pa ng damit, and... Even Lorraine Ojimba na nakaupo lang naman doon pero ang ganda ng styling, Tatalog. Ang ganda ng makeup, ang ganda ng pagkakalapat ng mga words. Okay. But si Chris parang missed opportunity for her because parang hindi siya nag-prepare, parang hindi pa tapos yung styling team niya na ayusin siya, parang wala na tayong time, sige gumawa na tayo ng goal video. Go wala na mag-score. Hindi pa tapos yung hair and makeup mo, goal na. Parang goal na mag-score. Yeah, it's being authentic and it's being giving us yung bare face, pero gusto ko sana mas makita pa na ang sinulat ko dito is hope she can tell what she does after the last stint, just like kagaya ng opinion ni Sir Lemon, yeah, ni Sir Tony, kay Atisa. And do sa 10 years na yun, ano yung growth niya and ano yung pagkakaiba ng beauty pageant into a public servant. Gusto ko pang magkaroon siya ng mas malalim na ano doon, na explanation. Yun, nakulangan ako. Totoo. Parang mas na-highlight pa doon na marami siyang travels. Di ba? Parang, yes. Okay. Parang yes. Sabi ko, okay, marami kang travels, pero you don't have to show it off, di ba? I mean, sinabi naman niya yun. Pero of course, saan ba tayo nakaka-learn ng experience, di ba, sa mga travels, sa mga nakakasalamuha natin? I like that. It's just that siguro nga, tayo, sinabi ni Nel na,
tumayo lang siya doon. Of course, ginandahan niya lang tayo. Yes. Diba? Pero alam naman natin, wala tayong question sa timeless, ageless beauty niya. It's just that the story, bakit ka ba talaga bumalik? Diba? Ano yung, alam, lagi niya sabi, calling nila eh. What's with the calling ba? Diba? Paano ba yung nararamdaman? Bakit ka bumalik? Sagutin lang nila yung mga tanong. Pero yun nga, hinanapan ko siya ng effort. Masyadong simple. And yung message niya, hindi malinaw, pero hindi tumagos. Kumbaga, questionable pa kung bakit siya sumali. But still, she's top of the pack. Go ahead, Sir Tony, for her. Eto, masasabi ko lang. Nakalagay lang, ganda. Tapos blanco yung... Tapos blanco na lahat. Eh, just kayo, ibabugbog sarado sa... Grabe. Dami. Pero siya, nakalagay lang, ganda. Ang ganda, ganda niya. Ganda ka, Ted. Blanco ang notes ko sa kanya. Ha? Sabi ko. Pero ang ganda niya. Ayun naman. Yun ang pag-usapan natin. Gumanda talaga siya from the time she won again. Ang ganda niya ngayon. Ang payat niya. Sure. Ang ganda. The glow is back. Lalo na doon. Yun ang masasabi ko. Kaya ang notes ko sa kanya, ganda. Unlimited wala, supply. Wala nang laman. Hala, walang laman itong aking notes. Okay. Oh, guys, we're not pulling them down. It's just that nagandahan kami sa kanya. It's just that we're focusing on that story. What's the message of the story? Anong aral? Walang laman. No, nakalagay lang, ganda. But we love Cebu. We love Chris Tiffany, actually. Yeah. Ang gusto ko improve pala ni Chris yung smile niya. Kasi pag na-smile siya, ganyan, oh. Parang pilit? Yeah. Ganyan. Awkward. Sabi ko, bakit kaya? Bakit? She should maybe practice more sa salamin. Veneers? Mag-practice pa siya. Mag-adjust siya ng lips. Nakaganyan siya, ah. Ganda siya, pero kaganyan. Ngisi siya. Gaganyan din ako, sir, pag kakain ng lechon Cebu. Siyempre. Ay, sarap. Pinaalala mo naman. Hindi. Pag lechon Cebu, hanggang dito na yun. Joker ka na. Ito siya parang lilinisan ng ngipin niya, ng dentist. Pero, sabi ko siya ganun. Pero ang ganda niya. Yun. Grabe. Siya pa rin ba ang ano, model ng Myra E? Siya pa rin yata. So, siya pa rin? Yeah. The more. Yeah. Why not? Diba? Silang dalawang ni Katrion. Hanggat kaya niya pa, sige lang. Sige lang, Chris Tiffany. Gandahan mo pa. Ayun, pero move on ta. Nag-improve siya. Umaakyat siya sa, pasok na pasok siya sa lagi sa top 10 na ngayon. I know. Ganda at niya. At wag mo siyang tatabihan kung kandidata ka. Oo. Lalamunin ka niya ng ano, harapan, di ba? Ang galing. Para nagchicheleste na siya ng kaunti. At 'di ba sumanib na, alam naman natin may oras siya ni pagka Steffi, pero nag-iiba talaga 'to eh, 'di ba? Oh. Parang 'di ba Steffi na Celeste. Minsan pa nga hindi minsan sa ano lang, magjo-join lang siya nang walang ayos, 'di ba? Pero siya pa rin stand out. Ganun. Oh, minsan nagmumukha rin siya si Lucy Torres. Oo. True. Yeah. Lucy Torres siya. Ay, Lucy Torres. Kasi, parang yung 'di ba yung face nila kasi is parang anong tawag, hindi oo, yan. Magandang move on ang face nila. Parang nagkakapire-pareho. So, move on na tayo, Sir Tony. Thank you so much sa mga Liz nyo. Guys, what can you say about Liz? And yung top 5 nyo din dyan sa her story nyo. Okay. Ito. Actually, ito, napansin ko siya. Dun sa mga pangkalahatang video, kasama pa siya eh, di ba? Pero dun sa mga tag-iisa, wala na siya. Pero... of course, I feel really bad kasi nag-compete to talaga si, di ba, si Joanne Thornley sa Angeles sa Pampanga. And pinaghirapan niya actually kung saan posisyon siya sana. It's just that siguro uncertain happened and we have to understand na pag-health na nga yun, kung, di ba, tumama sa'yo, ilalaban mo ba? It's just that siguro, yun eh, may sarili-sariling battle. Yeah, ayun lang. Ayun. Hello daw sa inyo. Hello daw sa atin, Sedi. Ayan, hello. Hi, Sedi. Hi, Sedi! Ayan, si Derek din. Nag-hello and good evening daw sa ating lahat. Hello, Derek. Hi. Go, Nel. Rehajas. Miss G, laban lang. Please, come back na po. Next week. We miss you po. Come back. At pagbalik ni Miss G, meron siyang her own story also. Ay, tara. Diba? Ayan, Thank you, Sedi. Congratulations again kay Maria Gigante. Yeah, congratulations. Nel, para ito sa'yo. Ramadan ngayon sa Middle East, kaya busy at pagoda ang mga feg ng mga always night shift, kaya laban lang. Oo, gabi kayo kumakain, ano? Yeah, yung shift ko nga hanggang 1 a.m. na ngayon. What do you mean by gabi sila kumakain? Bawal sa umaga? Bawal. Yeah, kakain sila siguro after nung
Consider as breakfast nila yung like 6 or 6:30 na ano, yes, after prayer. Ay, ganun. So parang mga vampira kayo sa gabi. Parang vampira, yeah, kayo sa gabi. Paggabi sila parang lang, party ako eh. Sa isa yun. Dami pagkain. Ang hirap naman nun. Fasting. Fasting is good for the body. Maganda naman, yes, yun. Once a year naman eh. Diba ang fasting may binabagalan din siya na ano? Yung iba kasi parang anorexic mangyayari, diba? Hindi naman. Or, sadali lang naman, naman to. It's just 12 hours. Sabagi, for a particular days lang. Time lang. Mm-mm. Ayan. Alawi, nagkataon lang ba na 3 queens natin na back-to-back Pia Black, okay, Black to Miss Colombia, totoo. Katayona, back, baka back to. Miss South Africa is now Maria, Black, Miss, okay, bina-Black, yeah, okay, back-to-back. Nagkataon lang back-to-back. Nagkataon lang. Siyempre, nagkataon lang yan for me. Imposible naman magkakaiba, di ba, na itatama nila yan. And kaya nga dito, nagkakataon, di ba sabi, ina-align na. Tayo na mismo yung humuhula. Diba? Ito yung magiging pattern. Walang ganun, no? Nagkataon lang yan. Ayo, meron ba kayong ano dyan? Explanation, scientific, or medyo astronomical? Ganyan. No, it's all about destiny talaga eh. And of course, syempre, it's about the girl. Kung nag-perform talaga siya. Yun. Oo. Saka, huwag ka maniwala, alawi sa mga pattern-pattern. True. Ayan. Ikaw to, Sir Lemon, what is your name daw and what is your channel? Asa na siya? Which one? Who's asking? Him. Piling-piling. Ah, piling-pili. Sir Tony Lemon, thepageantcafe.com and thepageantcafe at YouTube. One word, dire-direche lang, thepageantcafe. Ayan. Thank you so much, Sir Tony. Hello daw, Dansky. Pili ang social naman ng mga reliever ng YouTube angels ni Miss G. Si Kuya Ace, nasa Greece. Yeah, tama ba? Nasa International Edition. Nasa Belgium pa po. Si Sir Tony. No, si Sir Tony nasa USA. Si Madam Tony nasa USA. Si Nell nasa Saudi. Ayan. Mm-hmm. Ang social daw. Diba? Pero naghihirap din kami, ha? Kahit nasa Burkani. Ang hirap ng buhay din. Sir Tony, I want to give you the floor for your her story. Ano ba her story ko? Wala Sarat naman. Lang. Laban lang, laging lumalaban. Kung may opportunity, oo, grab ng grab. Diba? Oo nga. Oo, guys, may kanya-kanya tayong her story. So, you know, we have to be very careful. Yung her story ko, alam mo kung kanino ko siya i-relate, kay Southern California. Oh. Because I experienced move from a job to another job. And it's so difficult na magtrabaho as an OFW, alam nyo yan. Mm-hmm. Diba? Diba, OFW, mahirap talaga. So, ayun. So, nakarelate ako kay Southern California. So, iiyak na tayo, ne. Okay, at sabi niya, sino po kasama nyo? Of course, si Nel Maceda. Ayan, Nel Maceda from Saudi. And then si Sir Tony Loyman. JH, kung may time ka, follow mo si Sir Tony sa The Pageant Cafe. Isa rin siyang pageant blogger. Yes. Starting pa lang. Nag-anniversary pala ako March 14. 1 month na pala ako. Ay, wow. Pero inasikaso ko puro guesting. Ewan ko ba taga-ganon? Ano ba nangyari doon? Mas mabenta ka daw. Yung channel na pabayaan. Pero guesting, sige ng sige. Dapat pala okay, Sir Tony, dapat. Dapat sabi ko nga na baliktad, dapat muna establish mo muna 'yung sarili mo saka ka magi-guest. Ako na baliktad, ano ba nangyari to? Dapat pala sa Tony the Pageant Cafe, the guest capital of the world, 'di ba? Or the universe. Ganyan dapat. Ayan, Sir Tony, tinanong mo siya yata kanina, sabi ni Maria Hadjo. Sir Tony, nag-snow po dito. Yes! Yesterday. Good luck sa'yo. Snow na, mahangin pa. Laban. So, Maria Hadjo, isa ka ng Snow White dyan. Good luck sa'yo. Diyos ko, good luck, Maria. Oo. Actually, may second topic pa pala tayo, pero atakihin na natin siya after 5 comments. Kasi mag-tours na pala tayo, guys. Okay, JH, meet. Jesus, Mariosa. Miss Gorgeous G, missing you in action na naman. Ayan, JH, kung bagong pasok ka pa lang, kindly message Miss G and give her, you know, encouragement, empowerment to cheer her up kasi she needs some love to, nowadays, especially sa atin, mga sumusuporta sa kanya. Kasi may dadaanan si Miss G na personal, you know, na stuff na kailangan niya i-deal. Thank you so much, JH.
Sir Tony, malayo daw po ba kayo sa Atlanta? Yes, Atlanta is right in the middle of the US and we are West Coast. It's about probably a 2-hour airplane ride. Going to New York is 4 hours flight. Going to Georgia, Atlanta, maybe about 2 hours flight. Walking distance then. Yes. Ang lawak-lawak mo naman ang Amerika. It's a continent, kaya Diyos ko po. True, true. Ayan, hello daw sa'yo, Sedi from Dansky. Okay, for last two comments, for para makamag-move na tayo. Okay, Mr. Derek, pwede naman option kahit di email at yeah. Ano to, dahil CP, link lang isend. Pwede CP number, messenger, and messenger, o kaya, ano meron to? Meron silang transaction, ano yan? Oh my God. May mga sige process lang. Na may yari dito. Go ahead lang. May mga business transactions. Okay. Kaya nga. Sana all. Sana ma-convert yan into monetary dito. Diba? Oh, oh. Hello sa'yo. I'm still new to the universe. I'm still universal new to the universal woman. Is this a second edition? Is Venezuela the first? Or sinagot mo na siya? Yes, yes. Yeah. Venezuela is first. Uh-oh. And hello sa'yo. Universal woman is also an inclusion pageant. So pwede raw trans, senior ladies not over 45, and yun, pareho rin ang Miss Universe. True. Magiging trans is allowed. Ayan. Sagutin ko lang to para makapag-move na taon. Si Havok po. Havok from X-Men. Havok. Ayan. Move on na tayo, Sir Tony. So nagbabalik for our second topic. Yung guys, ano ba? Yung meron tayo guys na second topic, ito yung mga on the radar natin. It means ito yung, it's either mga dark horse, of course, underdogs, or underrated candidates natin na possible na sumira ng semi-finalists or top 15. Hindi natin alam kung ano pang semi nila, kung 16 or mali mo 20, dahil medyo marami-rami sila, or top 10, or possible din na mag, you know, makasilat ng slot sa top 5, or let's see, we don't know kung baka magmanalo biglaan, di ba? So, ayun, meron ako ditong, pinag-combine-combine ko kasi guys, merong kinuhaan ko si Sir Tony ng lima, ng girl, saka si Nel ng lima. Kinumbine ko, so nag-come up kami sa 10 girls. So, ito tayo, nagbabalik ang universal wheel. Universal. So, ibig sabihin, halos magkakapareho yung ano natin. Oo. Ito ang tinatawag na wheel of the universe. Ayan. Ayan, gusto ko yan. So, start na tayo. So, sino ang unang girls? Umiikot na ba ang ruleta? Ayan. Medyo malakas lang yung ring light, pero kaya naman. Mm-hmm. So, ang unang girls, sige, lumabas ka na. Tagal mo. Ayan, oh my God. Boobs. Sino siya? Northern California. Yay! Oh, pwede. Yes. Okay, she's sino on my gustong, list. Sino nang gustong mauna at, you know, kay Northern California? Kayla Jean Carter. Ang aking neighbor, ako na lang muna. Go ahead. Northern California, hello! Ang maganda na ba si Northern California? Ang ano lang is to practice more passarela. At ang magiging hadlang lang sa kanya is she doesn't look like a beauty queen. She looks like a movie star. So sabi nga ni Papa Sam Brusas, gusto ko, nakikita ko kagad, beauty queen ka kagad when I see you if you're joining this competition. But to me, nagiging movie star pa rin ang tingin ko sa kanya. Ang beauty niya ay pang-artista. So if you're competing for a pageant, she has to repackage herself para manalo sa pageant na ito. At the same time, last na nakita ko sa kanya, ang nakikita kong vibes is si Ariana Grande. Na lalo siyang lalayo doon sa image ng ano. Pero wala namang question, maganda talaga siya. Saka lalo, first time siyang lumabas, oh my God, magnetic personality. When they were introduced sa Aces and Queen na presentation, talagang parang magnet. Yun nga lang, artista ang peg niya. So if she wants to be Miss Universe, she has to readjust herself into that mode na pang Miss Universe Queen look. Sir Tony, sa'yo, sa listahan mo, hanggang tingin mo, saan siya aabot? So far, siya? Papasok siya sa 10 kasi maganda siya, saka very fluent, good com skills, saka payat, maliit, balingkinitan talaga. Good point. Huwag lang siya mag-paper cut kasi magdudugo siya dahil meron siya condition. Gabi naman sa paper cut.
Sige, ako add ko na din doon, siguro mabilisan lang. Si Kayla kasi talagang ang baon niya sa competition, yung face value niya, yung face card niya. Ito talaga yung nagbebenta sa kanya. Halimbawa, sinabi ko nga ito mga nakaraan na parang kung may pera lang ako, mag-invest ako, I will put my money on her, di ba? Ito talaga yung pang-commercial, kayang ibenta niya, kumbaga magiging brand. Yun, yun nga, parang commercially appealing siya. Mm-hmm. Pero pinasok niya kasi beauty pageant. So, yeah, you have to perform. Diba? Yeah. So, maraming competition, maraming aspects. Wala tayong question when it comes to comm skills. Kaya niyang dayain actually. Kahit hindi niya alam yung tanong because she's very eloquent, kaya niyang magbigay ng magandang opinion eh. Kasi that's her strength. And, pero pagdating sa stage presence, siguro galawang beauty queen, dun siya kinukulang. Yun yung talagang waterloo niya. Yes. So, yeah, tama ka Sir Tony. Napaka-bankable niya. And of course, yes, malayo, marayo ang mararating nito because of her face value alone. Ikaw, Nell, what can you say about it? Parang wala na akong masasabi. Nasabi niyo na lahat. Gusto ko na lang talagang, sabihin dito sa babaeng to talaga. Mag-focus siya sa kung anong aspect yung kailangan niyang i-improve. And I want her, in case na, okay, nasa radar natin siya, no? Pero in case na hindi siya makapasok, I want her to improve every single aspect na nagkukulang siya dito sa competition na to. And I want her to come back stronger. Mm-hmm. Yeah. Saka, pwede siya mag-model ng Myra E. Ay, pero, agawan niya ito. Si Cebu. Oo, pangatlong model ng Myra E. Watch out, Myra E. Elmohin niya si, ano, si Cebu. Kaya nga, grabe naman. Agawan pa si Christine. Agawan ng project. Okay, moving on for the next girl. Ayan. Ano ba yun? May sumabi. Sino na siya? Ayang sino? Ang bagal niya. Oh, Bulacan, Chelsea Manalo. Ah, yeah. It's mine. Actually, sa akin siya. Pero, ako muna mauna. Si Chelsea Manalo, what can I say kay Chelsea? Si Chelsea naman, wala tayong problema eh. Like yung sinabi ko rin kanina kay Northern California, ang baon talaga ni Chelsea is, of course, her face. Napaka-black Barbie nito. Mm-hmm. Of course, wala tayong question when it comes to, you know, kasi maganda yung mga sinusuot nito. Actually, si Manny Halasan talaga yung nagsusuot nito. And Bulaqueño, talagang proud Bulaqueño sila. And alam natin na nagbabalik to si Chelsea Manalo when it comes to pageantry. Especially, ang taas agad, di ba, from Miss World. Alam naman natin yung caliber niya when it comes to beauty. Kumbaga, kung may makakatapat si Alexis sa Black Barbie, siya yun. Siya talaga yun. So, I love her growth nga, yung maturity niya. Of course, nagbo-bloom siya. Talaga nagpipick siya at the right time. Alam naman natin yung sa mga photos na palang na nire-release, ang gaganda ng mga photos. Binibigyan niya tayo ng iba-ibang mukha, ng atake, styling. Binibigyan niya lahat. Maganda. Walang question. Especially pag sa in-motion, maganda rin yung style. Nung nakarayon, naka-blue siya. Grabe, parang may aura siya doon ni Leila Lopes na parang nakoronahan ng ganun na ganun yung naramdaman ko. Sobrang nakakatakot siya kasi for me, she's total package eh, di ba? Beauty, body and brain, comm skills, pageant experience, makinarya, fan base na kukulangan. Siguro I wanna shout out siguro sa mga taga Bulacan. Madami po kayong probinsya, malaki po ang Bulacan. Why don't you cheer up her? No, napakalakas po ni Chelsea. So yun na lang po ang pwede kong masabi. Makapasok sa top 10, ganda niya ng stage present, malamang possible, di ba, makatisod siya ng isa sa top 5. So, yun lang for Chelsea Manalo. Kayo, Sir Tony Nell, may, what can you say about? For me, I look at her as a model. So, she's in a beauty queen pageant. So, dapat i-konting push pa sa beauty queen look. Kasi, kailangan mausungan niya si Alexi. Kasi si Alexi medyo athletic, medyo parang Zosie ang look. Kung maghihiwalay siya ng kaunti at i-repackage siya yung sarili niya as the beauty queen look, baka may chance siya na at least makahabol lang siya kay Alexi. The problem is yung multimedia ano niya, hindi ganun kalakas. So malaking points din siguro yun pag mas maingay ka. So hopefully meron silang digital manager, I don't know how you call it, na PR manager, para i-push pa siya ng kaunti. We see the possibilities at yung kanyang ganda, pero hindi na bebenta ng mabuti. Kailangan niya ng ahente, parang gano'n ang situation. That's for me, for her. Yeah, Chelsea naman for me is my sentimental favorite dito sa ano no, sa batch na to. Facially beautiful, makinarya meron to. All I can say talaga dito kay Chelsea is she has to pick at the right time.
kailangan talaga niyang maghintay ng tamang moment para mag-shine siya. Siguro, talagang yung stage presence, kailangan niya pang much more powerful dapat. Yun ang hinahanap ko sa kanya. Yan. Yeah. For our next girl, yan. Ang quiet natin sa kanila. The next girl is, hindi siya makita. Sige lang ko. Pasig, Selena Gomez. Ay, Selena Gomez. Selena, Selena Antonio Reyes. Sorry. Si Selena naman kasi, ayun nga, gaya ng sinabi ko nung mga nakaraan din, si Selena kasi is, yung beauty niya napaka, hindi kumukupas, napaka ageless talaga ng beauty nito. Wala tayong question pagdating sa physique niya. Talagang pag sinabing ageless, timeless beauty, siya yun. Of course, alam natin nagbabalik siya sa pageantry. Siguro, possible pa rin siya, you know, makasilat talaga sa semifinalist because of her, pwede. You know, yeah, pretty face, beauty, her story. Pero nakukulangan pa rin ako sa stage presence niya. Kasi alam ko naman na athletic siya, di ba? Alam natin. So, konting aral lang ng dance lessons, di ba? Pasarela. Kaya naman niya eh. It's just that the stage presence, nakukulangan ako. At saka, masyado yung mga sinusuot niya para sa akin, dated or parang medyo old-fashioned. Masyadong safe. Hindi siya hindi siya nagtitake ng risk. Kasi especially the styling of hair and makeup, parang yun at yun. Alam ko pretty siya. But, meron pa itong i-level up for me. It's just that hinahanapan ko siya. Meron naman siyang makinarya, di ba? Pero, hindi, yung resources siguro, siguro, the glam team, siguro. Oo. Konting push pa siguro. And, I'm not sure the fan base, kasi, kung, di ba, kung comeback win ka na, somehow, meron sumusuporta pa rin sa'yo. So, yun lang sa akin, for Selena. What can you say about? Ako na nauna sa ila. Yeah. Si Selena kasi talagang of course, syempre ahead siya dun sa mga nahihilera sa kanya. So, ang bala niya dito is experience, life experience and pageant experience. So, si Selena easy pick para sa ano sa top 10 in case because nandoon na siya sa ano sa inclusivity aspect ng Miss Universe. So, syempre dun sa na-leak video ng ano ng Miss ng MUO. So, baka maapektuhan siya or kung talagang strong ang mental fortitude niya, hindi siya magpapaapekto and it will give her inspiration para gawin pa yung kaya niya para maiangat yung sarili niya sa competition. Yes, I For me, ang ganda niya. I mean, especially for her age. Ang ganda-ganda niya. Nakakagulat. Saka super sexy din siya. Tapos, yung kanyang mga videos, lagi merong sundot ng inspirational messages na napakaganda rin, parang natatouch ka na rin. Yun nga lang, I have to see her itabi sa anybody from the other girls. So, tingnan natin kung yung beauty niya eh, kaya makipag-compete with the younger generation, which was done by VVV. Si VVV, we always tell her na parang nakakaantok yung eyes, parang medyo mature. Pero ngayon, because maybe of the styling and makeup, nakaka-compete na si VVV always on the top 5 with everybody else. So siguro ganun pa, i-improve ba further ang styling niya. Yeah. Saka, sabi nga ni AC, parang galing ata sa mga baon ng mga damit niya. Kailangan bumata siya, ang styling kailangan bumata. Para maka-level naman siya maka-compete with the young ones coming into the competition. Pero she has it. She have it. Correct. She's so seductive. Yun ang peg eh. Napaka-seductive niya. So, maintain that. May pag-asa naman. Pwede naman pumasok sa top 10 or 12. May pag-asa. Hindi ko lang alam yung pasarela kung paano ba ang pasarela niya. Maganda ba? So-so lang. So-so ganun lang. Pa actually, sir, di ba from the last stint niya after Nell, 14 years ba? Yes. Yeah. Oo. Tagal so, na. So, wala nagbago, actually. Ah, yun. Mag-practice siya. Mag-practice ayun. Siya. So, who's next? Selena. Katokin natin si Selena. Hello, Selena. Baka dumiretso ka ng Miss Universal Woman. Sige ka. Pwede. Ganda rin. Oo. Pero, dito ka na, Selena. Itodo mo na. Kasi, kumbaga, ito na yung story mo eh. Itodo mo na. Nag-down payment ka na eh. Nag-down payment ka na. Sayang. Todo mo na yan. Yes, we support her actually. Okay, for the next.
ay ex ko lang si Pasig. So the next girl is sino ba siya? Ang tagal niya, ewan ko kung bakit. Ayan na. Ayan. Ayan, si Myra E. Cebu. Si Cebu. Ako makin niya. Pareho kayo dito. Si... Go now. Yeah. Ayan. Ay, si itong ano si pa? Christy Panihanson, habang patagal ng palakas siya ng palakas, no? So, medyo bumaba lang siya dito sa her story, but I'm sure meron pasabog to sa ano sa mga susunod pang araw. So, let's see. Ayun lang. Mabilis lang. Mm-hmm. Ang ganda-ganda niya. Yan masasabi ko. Gumaganda pa lalo. And, ang ganda, yung ganda niya, pang ano yan? Pang beauty queen yan, na Filipina beauty queen na mestiza. Malaki ang pag-asa niya. She just has to, the usual, styling, pasarela, and packaging. Yun lang naman yun eh. Meron na siya. She has everything already. I-manipulate na lang niya o ayusin niya na mag-stand out siya versus the other ones. Ako, wala naman tayong question when it comes to beauty. Talagang, wag niyang bibitawan yung tubig na, yung magic potion ng Cebu, yung magic na tubig na yan. Wag niyang bibitawan yan and tuloy-tuloy niya lang kasi nag-speaking at the right time. Alam naman natin na pageant veteran to. Hindi mo siya pwedeng i-neglect eh. Kasi, second runner-up siya sa Miss Intercontinental. So, ang taas ng level niya, kumbaga. Kahit sabihin niyo na intercon lang yun, pero almost tinalo niya doon yung 64 candidates. Diba? Yes! O, diba? Sobrang taas when it comes to pageant experience. Ayun yung pinakabaon niya. So, yun nga. Siguro, wag lang siya magpabaya. Stage presence pa kasi one of her miss opportunity niya, yung, of course, pasarela niya. Hindi, kumbaga, madali siyang ligwakin kapag mag-swimsuit competition. Diba? Yun lang. For the next girl, diba? Yeah. Sige, go girl. Sino siya? Okay, Talisay. Mary Josephine Pasque. I think, sa'yo to, Nel. Talisay for me, she's always on my radar. The pretty face na mala Amanda Obdam. Sobrang inspiring ng background nito. Of course, the machinarya of Team Cebu is nandiyan. She has to always maximize. She's very eloquent when it comes to public speaking and Q&A, no? So, itong si Talisay, gusto ko lang talaga i-work niya talaga yung stage presence niya. Kailangan talaga niya mag-stand out. But nevertheless, kapag ka-competition na, piling ko bubulaga to si Talisay. Ako naman, kay Talisay, wala tayong problem eh when it comes to backstory niya. Of course, yung beauty niya. Magaganda rin yung sinusot nitong styling. The problem for me is siguro konting pitik pa or you know stage presence, yung commanding, plus her comm skill. The personality, wala akong problema. Bubbly to. Napakakalug niya. It's just the comm skill. Siguro masyadong normal lang. I know naman na sinasabi natin, hindi naman kailangan palong-palong yung comm skills. Pero yung makakatapat niya kasi, diba? When it comes to comm skills, malalakas. Yes. So, kailangan niyang tumapat doon. Yun lang. So far. Correct. Sir Tony? Anything? Same as is. The styling. Napapansin ko siya gumaganda ang styling pala. Lalo lang the last one that she wore. Ano ba yung sinuot niya? Parang miniskirt na may printed na may something-something. Sabi ko, ay, maganda pala siya. Yun lang. Yun lang ang napapansin ko. Wala pa siya sa radar ko, pero maganda siya. Yan. For the next one, thank you so much, Nell and Sir Tony. For the next one is United Kingdom, Christina Cho. Christina Cho. I think pareho kayo, Sir Nell and Sir Tony. Take it away. Ayan, I think naman sa ano sa lahat ng Philcom girls, no, bukod kay Northern California, ito talagang si UK alongside with what's this? Matea yung ano yung feeling ko kayang makipagbakbakan when it comes to pasarela, home skills, and of course under the camp to. So alam naman natin galing si Celeste Cortez sa the camp, so I'm sure that she's in the good hands, she's on the right path, no? Itong si UK, maganda ang face. Though, sinasabi nga na medyo mature siya, pero it's just the styling. And pwede niyang bago-baguhin yun, pwede niyang baliin yun. With the right team, kayang-kaya niyang pumasok sa top 10. She can be a finalist. And who'll never know, diba? Sino ba namang
pipigil pa sa kanya. Siya lang sa sarili niya kayang gumawa nun. Saka meron siyang pageant experience na, no, international sa UK, first runner up. So meron siyang experience, alam niya na 'yung pagdadaanan niya. But the only thing is 'yung styling lang. Minsan parang ang gulo, hindi polished. Pero pag nalaman niya na 'yung kanyang physical attributes, somebody, a stylist or a makeup artist could help her out. Ay, magandang-maganda lang siya. Kaya lang minsan parang ang tingin ko sa kanya, talagang foreigner, especially na nagkaroon siya ng interview. Parang wala akong na-feel na Pilipino sa kanya. Parang yun, ang, yun lang na-feel ko nung naka-ano siya, with the butterfly sleeves. I think that was the introduction. Parang na-feel ko, anong country ba nirepresent dito? Parang yun lang naging dating sa akin. Pero overall, she's beautiful. Yep. Saka pwede siya maging beauty queen. Mukha siyang beauty queen. Yun lang. Ayan, parang oo nga, tama kayo. And of course, for me, na-reveal na talaga kung sino talaga yung flag bearer talaga ng Filipino community. I think siya yun, si Christina Chok talaga. Because of the pageant experience plus total package. Yes. Of course, siguro minimal na lang siguro yung styling niya. Masyadong, yun nga, sometimes nga medyo... Hit and miss, minsan. Oo, tapos medyo mature na talaga. So, yes, kailangan niya talagang ibahin yung atake niya. And of course, yung makinarya, wala siya noon. I mean, wala sa kanya nagpo-promote, di ba? Na ano ako, kasi sayang eh, kasi she deserves the hype eh. Kaya lang, wala, kulang talaga. So, ayun, gisingin natin yung mga taga-UK o mga kamag-anak niya. More pa po. Oo, more pa ng cheer kasi deserve po ni Christina kung anong hype po dapat meron siya. Okay, for the next girl. Ayan, apat na lang, guys. Yes. Sino ito? Australia, Kimberly Street. She's on my radar, yeah. Kimberly Street. Yes. Napakaganda ng ano nito, ng performance nito ni ano ni Kimberly. From the press presentation and up to now, talagang consistent to, isa sa mga girls na binabantayan ko to. Very modelist, sobrang ano bang tawag dito, she can pull off different styles, though limitless kasi pagdating sa ano, sa styling, and kung meron talaga siyang magaling na team, she can pull off yung magandang styling, though sinasabi talaga ng mga fans na si Australia naghihintay siya ng ano, ng perfect timing, and lagi natin sinasabi na parang medyo siyang may pagka-trans ang physical appearance nito. Sorry for the word, no, word, pero maganda naman ang ano nito, ang dating nito ni Australia, and meron din siyang experience, and maganda rin ang backstory nito, and sobrang catchy ng mga binibigay niya sa atin na materials. Nakikita ko yung mga post niya sa IG, sexy talaga nito eh. So, ayun, pwede, posible talaga makapasok to. Ako naman siguro pasok din siya sa akin kasi ayun nga, sinabi ni Nel, pageant veteran na to, considered, talagang season na rin to. Yun nga lang, the styling, sometimes magaganda rin yung photo niya, pero parang more of a, yun nga, model siya, medyo may pagka supermodel na type siya. Correct. Okay naman yun. Okay naman yun talaga sa akin. It's just that siguro, hindi, pag supermodeling kasi, hindi maganda siyang incorporate sa beauty pageant, pero may specific lang na event or challenge or something like that. Pero yun nga, I know this woman is underrated for me kasi she deserves all the hype actually. Kulang lang talaga sa makinarya. And ay, the styling, very talented. I know nagtuturo siya ng pasarela, pero so far, I think, kay nagpapaturo siya, willing pa rin siya matuto. And of course, kasi nga, dahil nakafocus tayo sa mga big names, di ba? Kaya doon tayo nakatutok, hindi natin nakikita itong mga ganitong klaseng kandidata na high caliber siya actually. It's just that siguro the styling, yun na lang talaga yung kulang. Kasi pro to eh. Hindi natin siya pwedeng in-neglect eh. Pero ayun nga, yung pasarela siguro, tamang pasarela lang. And then, the styling, ayun lang so far for me. Sir Tony, you wanna add something? Those were the two points na naisip ko sa kanya na nakita ko siya, yung sometimes napupunta sa palang trans look like, parang ganoon. So she has to be able to be more aware kung anong makeup dapat para maiwasan yung ganong impression. Tapos number two is modelist siya. So like what happened to MMD,
dati talaga, tingin ko talaga sa kanya is a model, kahit lumalaban na siya doon. Ayun ang tingin ko sa kanya, model. So we're looking for a beauty queen. There, she's beautiful, but hindi pang Miss Universe na look. Maybe she can transform herself to convince us na, hey, I can do that too and I can be like that. Yun lang naman. So baka mahirapan lang siya pumasok because of those two things. Yun lang. Ayan. Pwede siya, Asia's Next Top Model. Ay, oo. Bayag ako. Pero depende pa lang kung anong age niya. Ay, hindi ko alam kung pasok sa age niya, di ba? Doon sa sinalihan ni Laguna. Ay, pwede din. Ay, ano nga ba yung sinalihan ni Laguna? Yung Super Worldwide. Super Worldwide. Yeah, Super Model Worldwide. Ayan. Okay, moving India, on. I think that was in India. Yeah. Ay, tatlo na lang sila. Kung saan naglutuan, charot. Tarot lang. Sino ito? Speaking of, hindi pala siya. Okay. Cyril Payumo, Pampanga. Oh, yes! Yes, oh my God, yes. Yes. Oh, dahil nag-yes ka na, Sir Tony, go ahead. Oh, ngayon, kung gusto niyo talaga ng isang molde, ng isang beauty queen, ipadala na kaagad niya si Cyril. Pasok siya, she's a winner. Yung height, yung body type, talagang pang beauty queen, face value, com skills, okay lang, pwede na yan. Kasi hindi naman to universal woman. At pang Miss Universe ang hinahanap natin. Si Cyril, iniintay ko siya na ma-overtake niya lahat, itapo niya lahat yung nasa top 5 na ako ang mukhang reyna. Ako dapat ang dalok ng Miss Universe. Yun ang iniintay ko sa kanya. Pero parang tahimik siya. I don't know if that's a plan. Pero yun, moldy talaga ng Miss Universe ang itsura at body type at face ni Cyril. Siya talaga ang Miss Universe. Yeah. Yeah, for me naman itong si Cyril, no. Physically talagang no question talaga pagdating kay Cyril. All I can say talaga is dapat i-work ni Cyril yung social media engagement niya. Mm-hmm. Kasi wala talagang masyadong ingay si Cyril. Mm-hmm. Especially this time pang ilang sali niya sa national pageant. So, I'm expecting na sana nagre-resonate na yung mga trinabaho niya ng ilang taon. So, sana si Cyril, if ever na makapasok siya, talagang pokosan niya yung Q&A skills niya. Mm-hmm. Yeah. Actually, agree ako sa mga sinabi niyo, no, Nel and Sir Tony. Siguro siya for talaga, me, Miss Universe. So for me, kasi almost total package, pero hindi siya nag-stand out. Eh. There's something missing. Siguro i-add ko dito si Palawan. Si Palawan, ito, medyo, sila, magkasunod sila, plus magkasintangkad sila. Siguro both statues, but they both have missing pieces. Siguro si Palawan, consistent siya when it comes to styling. Si Palawan, inconsistent siya pagdating sa stylings na meron naman kay Cyril. On the other hand naman, si Cyril Payumo, lacks of articulation, and yung, di ba, pag nagsasalita, at meron naman nito si Raven. So, they complement each other. Sana nagsanib na lang sila. Dapat nag-act lang sila. Pag nakikita ko si Cyril, alam mo kung sinong naalala ko sa kanya. Uh-oh. Si Andrea Mesa. So, perfect siya pag sa Mexico siya pinadala. Miss World. Akala ko Miss World. No, anyway, tama. Sabi ko nga, moldy talaga siya eh. Moldy Miss Universe tsura ni Cyril. Kaya, let's see, pag nakapasok siya sa top 5, tapos pag pinagtatabi-tabi mo sila, naku, nakakatakot siya kasi ang itsura talaga niya, Miss Universe. Pero kailangan niya ng luck. Kailangan maswertehan niya yung tanong, di ba? Yes. Yun. Kasi hindi naman magpapasok ng top 5 yan na hindi lahat makukuda. For sure, meron at meron dyan makukuda. Especially the Philippines yan, 50% com skills, 50%. We're not even sure yet, pero let's see. Kasi meron pa naman mga interview challenge. Plus, meron pa tong, di ba? Correct. Preliminary interview. So, let's see. Okay, for the last two candidates, sorry. Bato-ba topic na lang sila. Sabay na ito. Oo, sige. Sabay na ito. Versus na ito. Last two standing na. Sige, wag muna. Sambales, hindi na pala, hindi pala sila versus. Okay, si Sambales muna pala. Go ahead. Kanino ba si Sambales? Ay, sa akin pala siya, sorry. Oh. Si Sambales, okay. Mabilisan na lang. Si Sambales naman, nabanggit na natin kanina, of course, she's firing on all cylinders. Alam naman natin, nagpipick siya at the right time.
kapanapanabik yung beauty talaga nito. Inaabangan mo kung anong styling ang papakita niya, kung anong aura niya. And when it comes to personality, maganda ang personality nilo. Relatable. And of course, alam naman natin yung comm skills niya na itatawid pero nag-i-improve pa siya. Mm-hmm. Kumbaga, when it comes to siguro stage presence, kailangan ko pa ng confidence. Kapag ngumingiti siya, sometimes parang, ewan ko kung intimidated ba siya or nahihiya siya. She needs to have confidence pag naglalakad. Yun na lang ang kulang sa akin kasi she had, you know, she has the DNA eh. Meron siya ng lahat as a beauty queen. It's just maniwala lang siya sa sarili niya. So far sa akin, yun lang. Silent killer ba siya? Well, shall we consider her as a silent killer? Hindi naman siya dark horse eh. Mataas ang standing. Silent killer. Marami din talaga siyang fans. It's just tahimik lang sila. Diba, unlike kay CJ Opiata, napakaingay. Pero, nananahimik sila. Go ahead, Nell. You wanna say something? Yeah, ito namang si Anita, no? Ang gusto ko dito kay Anita, mahaba na yung pageant journey niya, sa yung experience niya sa pageantry. So, gusto ko gamitin niya yun as inspiration para, ano, para mas galingan niya pa. And the mere fact na kaya niyang i-translate yung sarili niya from MGI prototype na ngayon nagko-compete siya sa Miss Universe Philippines and pinapakita niya na I have something to offer. Yeah, she's and hindi lang ako MGI prototype. Yun ang nagustuhan ko kay Anita. So I have kailangan bantayan talaga to si Anita. Mm-hmm. Okay, for the last candidate, Laguna. Oh my God. I love her. Just okay, go ahead, Alexandra May Rosales. Mm-hmm. Who wanna go first? Sige, una na ako. Okay, go ahead. Yeah. Kay Alexandra naman, nakukulangan lang talaga ako sa height pagdating sa kanya. But, you know, nevertheless, ang ganda ng face, performance, stage presence, speaking abilities nito, kaya nito makipagsabayan. Ayun lang talaga. Ay, ngayon, nagpipick na siya eh. So, At nanalo na, di ba? Yes. Nanalo na siya. And syempre, meron din siyang international title, kaya kailangan bantayan talaga si Laguna. Yes. Ang ganda niya doon sa, ano ba yun? Yung sa gown? Na parang kay Zuleika? Yung silver. Ah, Zuleika, yung sa glam evening show. Glam. Oh, yung evening glam. Doon ako naloka kasi nakita ko si Atisa sa kanya. Hala, sabi. Talaga. Inagaw niya yung itsura ni Atisa. Sabi ko, oh my God, deadly ang babaeng ito. May tinatago pala to. Sabi ko, pwede ito magbulaga. Tapos I watch her performance kung saan siya nanalo. Ang ganda niya maglakad. Parang Pilipina na... Parang binibining Pilipinas na lakad na babaeng babae, especially sa swimsuit. Ang ganda niya sa swimsuit competition. Tapos, of course, she's a winner. Pag winner ka, talagang may confidence ka. Meron kang plus factor talaga. Malaking bagay yon. Pag winner ka. I definitely agree. Of course, she is not, you know, Miss Supermodel Worldwide for nothing. Hindi siya magiging kung, of course, alam naman natin na medyo siguro sa first two photos niya, yung swimsuit niya, plus yung headshot, masyado lang nag-overthink sila kasi yung background, hindi siya sumusunod talaga kung anong dapat na background. Pero anyway, nagsimula siyang mag-boom or parang talagang umingay yung evening glow na banggit ni Sir Tony. Yes. Kasi nga naman, nag-start na siyang magsuot ng Louis Pangilinan Creations. Ah. Simula nun, Louis Pangilinan na siya. After nun, simula na ng mga events, ng mga sponsor events. Iba na. Louis Pangilinan, lahat ng sinusuot niya. Kaya, naging parang, kumbaga para sa akin, kabugera siya eh. Kabugera talaga yung ano niya. Pero tama yung timpla, hindi siya pang MGI. Tamang-tama. Correct. Siya tama lang. Universe. Oh, so kabugera maganda siya, hindi siya ex-senadora. Oo, hindi papansin. Siya yung, kumbaga tayo yung humahabol sa kanya. Correct. Dito dito something like ganon. So, tayo ang pumunta sa kanya. Oo, inahabol natin siya. Hindi siya yung papansin na eksena na eksena, wala namang ano, pero siya meron. Pero yun nga, lumabas na talaga dito yung aura niya na, ay, iba talaga pag may experience ka na internationally, alam mo na yung gagawin mong galawan. Iba yung galawan. Diba? Siguro ang pwede ko na lang maano sa kanya, napansin ko, may isa siyang big, kulang ng depth, kulang ng substance when it comes to comm skills. Yun yung kailangan yung trabahuhin. Kasi kung papasok siya sa top, you know, top 10, of course, mapapansin siya. Pero madali siyang ligwakin pagdating sa top 5 if ever makapasok siya. So, yun lang magiging problem ko kay Laguna. So, ayun. So far, yun lang naman yung mga ano na. Ay, meron pa ba kayong thought about her? Wala na. Gusto ko siya. Maganda siya. Kakagulat. Sige, moving on na tayo para mag-extend kami, guys, for the random ano na lang sa
Si Andamis, thank you so much. Ang dami nanonood sa atin. So, ayan. Nagla-like si Frank, ba sila? Mag-like naman kayo. Oh, hindi namin masyadong pinapromote dito yung like kasi masyado daw kaming demanding. Ganun ba yun? Kasi gusto lang din like. Oh, hindi. Thank you so much guys sa mga nagla-like. So, if you have time, like nyo na lang and share this live. Of course, para dumami yung kulto. Ayan. 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 Thoughts niyo po kay Frankie Russell na nasabi na namin. Okay siya sa amin. Okay naman siya. Okay naman siya sa amin. It's just the, siguro the maturity when she answers. Talagang makita ba namin yung improvement niya? Kasi first time niya to, international pa. Good luck na yun. Miss Universe pa. Totoo din naman to. Ayan nga, comedian nga siya. Di ba, nakakatuwa nga yung mga video niya viral. Okay, okay na din yung okay, MU Page. Hybrid ang kandidata. Matatabunan lang siya. Pwede din. Oo. Pero di pwede kasi... Kasi kahit, di ba maganda naman talaga siya, it's just that siguro, ano bang pwede niya may offer, yung maturity niya, yung growth niya. Parang, kasi for me, parang, ano pa siya yun? Hello pa sa akin ah, tapos internal, yun yung sa akin. Yun yung sa akin. Wala pa ba siyang actual pageant experience? Wala eh. Diretso appoint siya, di ba Nel? Diretso appoint siya eh. Hindi man lang siya dumaan sa, sabi na natin, BBP or MUBH. Wala. Diretso siya eh. Pwede pa rin siya, pero mahihirapan siya. Yung mga, for example, what happens sa backstage? What happens pag on tour? What happens yung sa stage? Kung saan ka titingin? Kung saan yung camera, yung choreography? Maraming points yan eh. Kung wala siyang experience na sumali sa isang pageant, pwede siya makasurvive, pero mahihirapan siya. And feeling ko, ma-arty pa rin siya. I'm so sorry, feeling ko lang naman yun. Oh. Kasi yung parang halimbawa, matagal yung, parang may ganun siyang ano yun, na parang antagal ng proseso, naiinib siya. Parang medyo, ay, nako. O parang mainipin siya. Sorry ako, yun yung pagkakilala ko kasi nga based on PBB. Ayan. Pero ito, magkakaroon din siya ng issue pagka nasa MU na siya. Ayun nga. Sa mga chaperon. Ayun nga, si Marla Tarpia before. I just want to clarify, hindi ko sinasabi may attitude siya. It's just that parang kasi may pagka-cry on ko siya na parang ayoko ng ganito. Parang biglang aayawan niya. Yung parang gano'n. I'm so sorry, pero yung gano'n ko siya nakilala sa PBB. Pero baka naman nagbago na siya. Tingin niyo, ano po bang sagot dito? Nasa Biba Max daw si Frankie. I have no idea about it. I heard about it. Narinig ko lang, pero wala akong resibo. So, I heard about it. Yeah. Kung ganyan, madaling lugwakin yan. If ever this is true. Uh-huh. So mag-skip na kami guys ng ayan. Kuya Hadges, off topic po, I'm happy for Kuya Ace kasi nakikita ko siya sa iba't ibang channel. Magaling kasi siyang commentator. Totally yes. Totally I agree. Thank you so much, Maria Hadges. And of course, si Sinel, ayan. Inuhugot ko na yan si Nel sa mga guesting ko. Bigyan ng bad si Maria Hadges. Abangan nyo si Nel. Oo, guys. Magpapasabog na yan soon. And si Sister Tony, siya na ngayon nag-number one sa guesting capital of the world. Ay, sinabi mo pa. Nananahimik ako. Lagi ako tinatawagan nila. Pwede ka pa sa ganito? Pwede ka. Ngayon nga, apat yung bubunuin ko bago ako mag-vacation. Oh my God. Sorry, Sir Lemon. Sana winish mo na lang na manananggal ka, Sir Lemon, para pwede mo matiyatiin yung katapan mo. Si Sir Lemon talaga yung ano, si Sir Lemon yung legit na bankable. Ay, bankable star. Correct. Kaya na ko. Kinakabog tayo ni Sir Lemon. I'm so happy kasi parang dumami yung kaibigan ko because of pageantry. Alam mo naman, minsan may mental health. Ang lungkot-lungkot if you live abroad, di ba? True. And I thought that pageantry was in a way parang dumami ang kaibigan mo. Your mind will be more busy. Kung nalulungkot ka, ginagawa kong radyo. Halimbawa si Mama Bex, ginagawa kong radyo. Tawa lang ako ng tawa. Hello, Mama Bex. Yeah, if I want some information, di pumupunta ako doon sa mga seryosong sa Kala RJ, kung kani-kanino yan. So it was good. Tapos nagulat na nga lang ako. Thank you for guys. Tinanggap rin ako ng mga ibang subscribers. They sometimes nakakita ko messages na kung kailan daw ako babalik or gano'n sabi ko. Okay. So that's good. That's fine. Hari ng mga guesting. walang sariling channel. Nakikiapid. Hindi na ako magugulat Sir Tony kung in-invite ka ni The Sovereign ha. Sa kani ano. Hindi, iniintay ko eh. Sabi ko, asa ba yung mga taga-America? Ba't di ako invite?
Kaya kasi I know your content or your channel is, 'di ba? Your parang extended siya eh. International mm-hmm. yung gusto mo mm-hmm. iano, 'di ba? Mm-hmm. So yeah. Yun ang oh, gusto guys, para maitawid yung bridge kasi for example sa India, sa Mexico, gusto natin malaman kung ano nangyayari. Lahat sila hindi nag-i-English, nakakainis. Ano ba nangyayari? Mm-hmm. So hopefully, sabi ko, gusto ko rin na merong magtatawid papuntang Philippines. Oh, ganito kami, ganito yung attitude namin, para may makita naman sila na ganito yung Philippines at na, at mga lukring ang mga fans natin, di ba? Super lukring. True, true. Talagang obsessive so, talaga, si Tony, personal. Hopefully, yun ang ma-achieve. So, si Sir Tony, guys, we're so lucky kasi ano pa si Sir Tony ngayon, naabot pa natin. Sa susunod, ay, international na yun. So, ang hirap magkano na ilalabas natin pera. Hirap lang i-guess. Oo. Hindi na natin yan makukuha dito. I'm looking also for some of the bloggers, pageant bloggers na nandito sa States. Hopefully, makagawa rin kami ng grupo namin, di ba? Yeah. Yeah. So, let's see kung sino. Kung sino ang maharbat ko dito sa US. Para may grupo din kami, di ba? That is very good, yeah. Oh. Filipino community. Ay. Oh, oh, SoCal, SoCal. Media, US, diba? Ayan, skip tayo ng konti. Ayan, tama, agree naman kami, Venezuela, pang Supra or something like oo, that. Oo. Okay, sabi naman ni Piling, bet ni Lisandra, yung medyo kaso universal nilagay sa, kasi in-appoint lang din naman to, eh, diba, sa Venezuela. Ayan. Skip tayo ng konti. Sir Lemon, sa'yo ito. New subscriber daw, si Dan. Ayan. Oh, thank you. Ay, guys, ito pala si Sir Ron pala. Sorry, ano lang natin siya. I-get well soon lang natin. Kasi si Sir Ron ngayon medyo nandun siya sa, you know, parang after yata ng live natin niya last week. Oh. Parang, ano si Sir, not feeling well after that. So, nagre-recovering pa siya. So, Sir Ron, you know, get well soon po. And saan ba si Sir Ron? Nandito ba siya sa US? Nasa Sir Ron, di ba, Sydney? Sydney. Ah, sa Australia. Oh, yeah. So, Janina and Louie. Pagaling ka, Sir Ron. Pagaling ka. Mm-hmm. Si Janina and Louie ang beg ni Sir Ron ngayon. Ayan, Sir Ron, ha? Pagaling po kayo. Sabi niya, si Cam Cam or Cali Hop pwedeng i-appoint ni Arnold. Si Cali Hop kasi, but I think okay na siya sa ano, as a coach, di ba? As a Q&A coach. Mm-hmm. Lang. I'm just being honest. Ayun. Any thoughts da or any update? But Miss Charm, no idea actually. Oh, kailan na ba yun? Wala kasing ano post, hindi naman sila ano yung Sir Lemon pala post sa Facebook page. Okay. And siguro kung sino lang, kung kailan lang nila gusto. Miss World ito. Ayan. No, the last time I check, ang alam ko niyan, si Krishna is still nagpe-prepare. And ang huling balita ko is parang last week ng April or parang ganon. So, ayun, let's see. Si Krishna, maganda yung preparation niya. Now she's collaborating with different designers, no? With just Bonita, with Rian Fernandez. So I'm expecting na bongga talaga yung gown nito pagdating sa international stage. And ang haba ng preparation niya. Sana tama. Oo. Tama yung haba. Maganda si Krishna. True. Good luck sa kanya. And malakas yung laban natin. And kung nang nakaraan first runner up tayo, malay mo, di ba? Ibigay diba? Na sa atin this time. Correct. Yeah. Sir Ron, kindly message Miss G because may ginagawa siyang personal matter na kailangan niyang harapin mag-isa. Ganun talaga. Her story ito. So kailangan niyang i-extend na 1 week pa ang her story niya, Sir Ron. So palakasin natin love ni Miss G. Ayan. Come back stronger, Miss G. Dance Kita 5 niya ito, Iloilo ba ko or Quezon City? Quezon Province? Oh, Quezon City, Batangas. Ayan. Oh, Quezon City? Oh, Batangas. Okay. Ayun, nabanggit niya kanina ni Nel. Mm-mm. Ba ko or mala MKK, totoo naman, makamasa. Totoo, Dance. Okay, kay JH. I've noticed kay Iloilo nating new sa story niya. We already know that she's an athlete. Sana something different. Opinion ko lang po. Okay lang yan. Pareho tayo ng sentiments, JH. Yes. Siguro, kasi naglaban nga sa akin sila ni Florida, hinanapan ko, kumbaga mas nakarelate ako and mas mabigat yung naramdaman ko, kumbaga kay Florida. Ayun lang. And, ayan daw. Hi, Ace and Sir Lemon.
And of course, my longtime friend, Nel. Nel, friend mo pala ito. Ay, finish siya. Yeah. Totoo ba yan? Okay. He's my supervisor dati. Kinabahan ako ng boss ka na, he's my, ano. Oo, nga. Hello, supervisor. Hello, hello po. Hello po. Nasa Saudi rin siya or Manila? Nasa Manila siya. Okay. Ay, ayan. Ano na siya? Come back home na siya. Mm-hmm. Yeah. Ay, eto na nalang hinahanap natin. Daniela. Ayan, morning, guys. Good to three of you doing collaboration. Of course, congratulations to our, of course, Maria. No, gigante po, hindi higante. Alam ko malaki siya. Hindi naman siya higante. So gigante. Natawa ako sa higante. Loka ka talaga, Daniela. Gigante po. Higante. Daniela, kailan ka ba akyat dito? Kaya nga. Okay, Niel. Dedicated yata to sa'yo. Or the comments. Yeah, naramdaman ko yung kay Alexi Brooks, but I hope she perform extremely sustained moving forward to preliminary to finals. Mm-hmm. Eh, ito namang her story, it's just part of the competition, no? So marami pa tayong aabangan dito kay Alexi Brooks. Sir Lemon, dedicated to sa yung question. Hi, Nel, how are you? Hello, Sir Lemon, are you going to watch the Miss Universe? Miss Universe, the PH or the one in Mexico? I'll try both. I think Universe too. Sa MUPH, nag-file na ako ng leave kahapon. I'm just waiting for the approval. Pero actually, kasi my leave was May 7 to June 7. So pinapa-move down ko to May 18, hopefully. So I'll be there. Kasi may wedding din akong attendance sa June 20 sa Manila Cathedral at gagawin din Manila Hotel and Reception. Sayang yun, ano? Gusto ko ma-experience yun. So hopefully, next week, when I come back from the trip, malalaman ko na kung I'll be watching. Tapos sa Miss Universe 2, I'm just waiting for the dates at i-apply ko rin ng leave kasi malapit lang naman dito. Hoy, Daniela, di ba? Taga-California ka rin. Ay, talaga. Oo, Halika na. Manood tayo. Sabi ni Dr. Seth, panuro ito sa Mexico. Pero para meron kami magko-cover. Yes. Oh, dito ka muna habang wala ka. May taga-chika. Oo. May taga ano tayo, spill the tea lagi. Oh may God. May feeder tayo, di ba? Correct. May insider. Ayan. Ayan. Nel, top 5 daw ng iyong kaibigan. Top 5 niya si... Quezon Province, Iloilo, Taguig, Northern California, and Cainta. Wow. Cainta, Northern California. Quezon Province. Okay. North Carolina. Okay. Sige. Pwede naman. Pwede. Skip natin ng konti. Daniel, I love Bukidnon's. Bukidnon scoring, pro design, direct. Okay, directing is just color and inspiring. Iloilo's video, it feels like watch a great story, dramatic yet relatable. Touches everyone life and punches straight to this basher. So, totoo din naman yan, Daniela. Okay. Ay, nabanggit niyo to Sir Lemon kanina, si Palawan, di ba? Si, story ni Palawan. Blow your boat, sabi nga. Elish Kidnon. Again. Nag-i-skip na kami guys kasi we have to rush things also. Hello yeah, sa'yo. I like Matea's story. She's been through a lot. Exactly. Sa taon din naman. Ano ba siya? Okay, Apable Benedict. Hola, Senorita Lemon. Ay, kilala mo yata siya, Sir Lemon. Ayan. No, Afable. Mr. Afable Benedict. Hi there. You can just go to the Pageant Cafe. Facebook ayan. Is Sir Tony Lemon sa Facebook. TikTok and ano lahat puro the Pageant Cafe, one word. TikTok, Instagram, and YouTube. Ayan. Baka may mag-PM na sa'yo dyan, magkano ka daw, Sir Lemon, sa ay, ano, guesting. Ay! Okay. Meron na talent fee, ganoon. Correct. Fully booked na si Sir Lemon for this week. Paano pa kaya sa next month, di ba? Halo ka. Dansky, Anita Gomez, palakas ng palakas. Have to agree naman dito. Yes. Ito si Anton, Taguig has everything except winning glow. I kinda agree. I don't know, it's just really hard to connect with her. That's why it's so hard for me to see her win. For now, Atisa, VVV, and Alexia are the most reliable for me. I think naman siguro komenta ka ng konti. When it comes to relatability, when it comes naman to that, hindi nasakop to natin when it comes to MU, di ba? Si MMD kasi, nabigay niya yung relatability last year. Pero tulad... deserving naman talaga siya sa highest position. It's just that the decision of MU, it doesn't matter kung relatable ka or not, kung maganda advocacy mo or not, di ba? Kung maganda comm skills mo or not, it's just them. So I think we have to give to them na kung ano ba talaga yung gusto nila this year. I think it's that what we want
it's what they want ba from me. Ayun lang. Si Daniela, napakadami ng message, pero ayan, go ahead. Daniela, natutulog ka pa ba? Lagi kaya nga. Kakompetensya ko to, hindi natutulog to eh. Baka mo, hindi ka same room lang kayo, sir Tommy. Tukin ko nga yung kapitbahay ko pa kasi hindi, Daniela is, I think, in San Francisco area ba? Sa taas siya eh. I think San Francisco area. Mm-hmm. Pero you're following each other's spot to, in any social media? Or hindi ko alam kung nakasubscribe sa akin. Ah, okay. I think okay lang, okay. May possible, yeah. Ah, okay. Ayan, Alawi, salamat, minsan mahirap maging maganda. Okay? Correct. Sa panlabas kaya, so merong malaking expectation. Kung may mali, pagtatawanan or mali, tama pa rin. Gusto ko sana pati personality ma-compliment. Totoo din naman yan. Ayan. Yes. Sige, basa tayo ng mga hindi pa natin nababasa, guys, kasi we have to rush. Ito, si Alina. Go ahead, Charlem. Sino na? Sino yan? Alina. With all the changes happening with MUO, gaano ba ka-importante ang backstory? Nope, I don't think so. Ganda ng question. Yeah, I don't think so. But if you have something to say, that's good. But it's still your qualities as a person, as communicator, as a beauty queen, physical attributes is always number one. Backstory is just something to talk about with the fans, because think of it like you're applying for a job. We need somebody who's beautiful. We need somebody who can communicate. We need somebody, relatability. Yung backstory, add on na lang yon. Like sa food, it's just a spice. If you have a nice backstory, then well and good. Pero it's like applying for a job. Merong mga traits na hinahanap kami. If you have it, with or without a good backstory, it's okay. I think that's how I interpret it. Oh, nasagot na ni Sir Tony. I-ano muna lang, Alina, tignan mo si Shanice. Kahit na galing siya sa hirap, hindi naman na-highlight yun. Hindi. So it doesn't matter. Ayun lang. May nanalo na bang Miss Universe na mala MMK ang kwento? Ayan si Shanice nga. Pero hindi naman siya nanalo. Hindi binibenta eh. Hindi naman binibenta, hindi pinupush. Hindi nga siya pinapapasok ng country nila. So, it doesn't matter anymore. Nakakalungkot yun. And we're not laughing on the situation. It's just that yung banter. Yeah. Venezuela doesn't need backstory. Beauty lang kaya successful kaya sila. But, totoo. Kasi nga, pumokus talaga sila sa physical aspects. Diba? Just attention lang naman, pero totoo yan. Ayan. Tama yan, kumari ni Tess. Ayan, nagagalit na si Alawi. Part na si Osmel ng MUO, I'm sure yung backstory, parang additional na lang talaga yun. Hindi na talaga siya ganun kalaking factor. Oo. Ito na Alawi, kasi ang dami daw ng comment. Ito na hinahabol natin, Alawi, ha? Yun lang. Nakakatawa naman si Alawi. Ayan. Ayan, ito na po. Nagbabasa na po kami. Ayan. Okay, go ahead, Nel. Yan, Alexi Brooks, handang-handa ang Pilipino kay Iloilo. Bagong bayani, avance. Yes. Agree naman talaga ito naman si Iloilo. Eh, talagang dinadala naman talaga ang buong Pilipinas sa journey niya. Sana, no? Hey. She's kayo. Yun lang. Yes. I hope the MUPH, sila talaga magde-decide. She's already a winner. Hands down, winner na siya. And if she wins, oh my God, buong Pilipinas susugod kung saan yung pageant na yan. True. Pero true. It's the MUPH will decide if they want, if they're open-minded, if they want to send somebody different. She is already a winner, hands down. Panalo talaga. Gusto ko siya. Pero it's MUPH ang mag-decide. It's true. Not that. But giving our support to her, it may push it, because if they want business, she has the business. Hello, Myra E. She's the next model for Myra E again. may comment ba kayo dito? To be honest, mas gusto niya daw ang Alta. Does it matter ba kung Alta ang isang beauty? TBH, mas gusto candid ang mga Alta? For me, no. Bakit naman, meron naman tayong mga pinapadalang mga beauty queen na hindi naman talaga ganun altahan yung dating. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan, pero it doesn't necessary to be on that level na fortunate para mag-compete. Of course, financial aspect dapat talaga meron. Kasi ang hirap talaga mag-compete kung wala ka talagang financial support, no? So, being an alta,
or let's say sa characteristic na lang ng isang queen, kung altahan siya, parang mahihirapan siyang kumunik sa audience niya. Because, of course, mas marami naman talaga yung less fortunate or maraming mga difficulty sa buhay. So, ayun. Mm-hmm. Saka yung problema ng Alta, baka, kasi ang hirap sumali sa pageant eh. It's like a 24-hour job. Baka umarte-arte siya, mahuli siya ng chaperone. Hindi siya pumasok. Kailangan attitude talaga pag lumalabang ka dyan eh. Talagang, it's really hard. Talagang, it's really hard to become a beauty pageant contestant. It's like a 24-hour continuous job. True. Na dapat maganda ka. Napakahirap. I heard from the other girls, napakahirap. Totoo. Pero kung alta ka, may attitude ka, paano na yan? Diba? Ayun lang, yun lang. Dapat yun pag beauty queen talaga, humble pa rin. Pero yeah, to be honest, di ba ang mga alta kasi, it's a beauty pageant, kailangan ng budget. And ang mga alta kasi, may mga resources sila. So yun yung advantage nila. Magkakatalo na lang yan kung type ba sila ng organization or, you know, kung maganda or madali silang katrabaho. Usually, I don't think so. Take a look at MMD's experience, di ba? Wala namang nakakaalam na talaga namang mayaman talaga ng todo-todo naman talaga itong sa MMD. Pwede nakalkal na lang ito eh, di ba? Diba? Lately lang natin nalaman. So, ayun. Ayan. Ayan, agree naman sila, Nell, dito sa'yo na Alexi Brooks, ang dami daw umiyak. Ah, talaga ba? Okay, hindi ko alam to na marami umiyak. Sa video, salamat panalo na po. Kaya sa puso ng mga Pilipino. Oh, no, so, lahat naman pero sila, hindi panali. Panalo naman sila akin lahat. Diba? Tignan na lang natin talaga sa ano finals kasi ang hirap naman na i-assume agad na siya yung nanalo. Eh, it's just the story. Hindi naman to graded. So, ayun lang. Siguro kung story, maganda, may laban. Pero hindi naman tayo magde-decide. The judges pa rin. Palapit na ata yung ramp and Boracay swimsuit. Parang some sort of a challenge. Yun na ata ang kutating. Nasplok to ni Atisa, di ba? Something after ng ano. Ay, wag na nga natin i-ano. I-keep na lang natin yung map. Sige. Pero alam ko yun ang dating and I'm excited. Para makita ko naman rumpa sila just in case na. Hindi na namin sasabihin, guys. Nasabi ko tuloy nasplok pa ni ano. Kaya na lang humanap ng Boracay. So... Kaya na lang humanap ng video, guys, kung saan nyo mapapanood at sinabi nyo. They're going to Boracay, so we'll see. Yun ang gusto ko makita yung Simpson. Secret na lang. Sorry. Oh, sorry. Yeah. Ay, nandito pala ang kumare ng lahat. Si Jessar Kilatan, mabuhay ay, daw sa ating lahat. Hi, Sir Jessar. The goddess of pageantry. Just go. Sige, highlight na lang natin. Jessar, guys, kasi si Jessar kasi may tinitrain siyang kandidata. I think from Cavite, Jessar, pakorek ako, patype na lang dyan. Oo. Kindly visit na lang si Jessar. Kung nandiyan ka pa, Jessar, pa-comment ko anong pageant din para masuportahan din nila. Ayan. Si Jessar, nagtitrain siya ng kandidata. Pasarela, wow. Styling, ano pa ba? Yes, Q&A, of course. Nagawa na ba na camp o siya lang ang trainer for a certain... Alam ko na mag-camp. Taray naman ang camp. Alam ko si Jessar, marunong yan mag-ano build ng home. Pero camp, wow. Okay, good luck. Good luck sa Jessar, Mars Jess. Ronsan, guys, please tell your profession out of where are you now? Ay, may ganung an. Okay, sige, unahin ko na. Okay, I'm an accountant by profession, pero nag-audit ako ngayon. Of course, online naman yung job ko. So far, nasa Belgium ako. Go ahead, Nell. Yeah, ako naman, I'm a professional florist dito sa Saudi Arabia. And ayun, ito talaga yung pageantry, yung passion. So, bumabalik-balik. I'm working in Los Angeles in one of the big, big, beautiful hospitals here as a nurse assistant in a medical surgical ward. Kaya pag iniwa ka, papunta ka sa akin later. Ano gagawin mo sa hiwa, sir? Nakakaloka. Ayan na. We love you, Miss G. Okay, thank you so much. Sana i-convert mo to sa message. I-DM mo siya, being Bianca, para lumakas yung, you know, power ni Miss G ngayon. Ayun lang. Ayan, ang dami na nag-message. JH, thank you so much. Thank you so much. Moving is never easy. Totoo din naman to. Naranasan ko to. Kahit up to now, moving pa rin. Yeah. Ay, may hugot. Alina, the only struggle for me is yung pagkakaiba ng coverage ng board exam. Wow.
mahirap naman talaga yun. Diba? Totoo naman. Ah, because due to review daw, classes being a good money maker, I noticed na sa school said not to teach other topics para mapilitan ang mga estudyante na mag-enroll sa mga review classes, sa mga review center. I think nasa field din siya ng medical. Tama ba, Alina? I think ano siya, Alina, pakorek ka, yung parang medical transcriptionist or okay. Or yung nagtetest yata ng mga ano, ng mga sample. Ano ba yun? Something medical. Phlebotomist. Kumuha ng blood sample? Oh, no. Sorry, Alina. Umuulan ba dyan yun? Sir Lemon, I agree daw si Sir Ron with about Miss Northern California. She's nothing but a pretty face. She's not very queenly. Like Crystalline McCurry. Pero ang ganda-ganda niya. So, I hope they can do something to make her look like a beauty queen, you know? Mukha pa rin siyang artista. Ayan, meron naman dito. Oh, meron din siya dito, Kyla looks Bibo Max girl. Ako naman, I want to defend her. Of course, hindi naman, first of all, hindi naman talaga siya beauty queen. She's trying her luck and opportunity dito. Yes. Of course, hindi naman porket pang hindi siya pang beauty queen, pwede na natin siyang i-block na parang hindi siya pang beauty queen. They have all the chances. Pagbigyan natin siya. Kasi may mga ganong klaseng tao na nag-bloom or nag-grow sila during the competition na may mga doubters sila. Because they have story to tell. Siguro din nga hinanapan natin siya ng story kung ano bang bakit siya sumali, pero parang kulang sa her story niya. So ipakita niya sa atin to, since she's trying her best naman ipakita. It's just siguro lumalabas ng agad yung mga Waterloo niya as kasi nga hindi siya beauty queen at first timer niya to. Malay mo, this is just a step. Malay mo, magulat tayo eh nang kumuha ng next na Miss World. You never know. Maybe she will learn from this experience, and maybe when she comes back, you know, baka mas ano na siya, mas ready na, sa masinog na siya. Okay, what can you say about this, Sir Ron? Of course, si Ojimba can actually steal a spot down in the top 5. What can you say about it? Can she penetrate ba? Ang styling lang, kailangan improve talaga. Pero she has it. Hindi lang niya na-maximize. Kailangan na maganda niyang team. Kailangan niya na magandang team. Actually, para ipalis siya ng mabuti. Oo, Sir Ron and then Sir Tony. For me, kasi medyo, personally, ito yung nakikita ko, medyo yung styling niya, when it comes to, she's beautiful. Pero pagdating kasi hinilera talaga siya, you know, sa face value ng ibang kandidata, talagang lumalayo siya eh. Parang hindi mo siya mapapansin, madaling kainin siya talaga. Pero when the moment she opens her mouth, talagang dun mo siya matatandaan. Of course, kayang-kaya niyang, you know, mag-stand out when it comes to mga interview, Q&A, yan talaga yung forte niya. Pero tandaan natin, it's still a beauty pageant. Laging may portion, ng pag-grade, she beautiful enough, 'di ba, to be Miss Universe or sa mga sa criteria ng mga judges, 'di ba? Yun lang. And usually, remember Q&A is at the last portion. Kailangan lumaban ka muna ng beauty before mapasok ka sa top 5. So beauty muna talaga is the, well, it's a beauty pageant, that's why. Ayan. Yeah, you wanna add? Yeah, ayun na. Dagdag ko lang na itong si Quezon City. Bata pa naman siya eh. So when it comes to parang experience, meron talagang lalabang sa kanya. But nevertheless, yung trust ko dito sa babaeng to, sobrang laki ng chance nito na makapasok in case. Kailangan lang talaga niyang gawin yung mga nagkukulang siya na aspeto ng ano ng competition. Kailangan niya talagang trabahuhin yun at ipakita talaga sa organization na karapat dapat siyang ipasok until dun sa hanggang saan yung kakayanan niya. Gawin niya inspiration si Leila Lopez. I think I agree. Pag mag-Leila Lopez yan, wala na. Magkakagulo na lang tayo na mag-top. Correct. Basag or na naman ang top 5. Sana yun ang gawin niya. Totoo. Sumari din sa kanya si Venus Ra, di ba? Yung Venus Revive, no? Palong-palo yung ano, pasarela. Why not? Sir Tony, ayan, nurse ka po ba? Yes. Ayan daw. Sige, comment. Meron bang consultation? May tatanong ka ba about medical?
Ayan, sabi ni Daniela, school dito wala, taga-college dito tatlo lang yung friend ko, halos lahat kanya-kanya after school, walang tambay. Ayan, may kausap yata si Daniela, napakasip. Grabe talaga si Daniela dito, napakasipag mag-type. Kahit naman saan eh. Powerful. Ito ang power mo talaga, Daniela, ha? Thank you so much, Daniela. And of course, ako kumari ni Tess na lagi niyang kaan. Ha, I know yung mga Filipino dito. What is PS? Yun nagbubuli sa akin noon ng high school ako. Kasi may Filipino accent ako. Samantalang ibang lahi, gustong gusto pa PS sa nga nila. Ah, isa din sa mga challenge, no? Di ba, ng mga ano natin, ng mga hafi natin. Dahil because of their look, on siguro nag-move sila, they don't have the accent yet of that particular country. So, nabubuli sila because of that. That's the challenge dun, na parang minsan din yung identity nila nawawala, na parang saan ba talaga sila bagay. And that's the challenge niya. Totoo. Thank you for highlighting. Ang nahihirapan lang talaga dito is yung Phil-Ams na that were born here. Kasi confused sila. Hindi nila, alam nila, American sila, pero they're treated as, being bullied as Asian. So, ang hirap talaga lumaki rito, napansin ko yan sa kanila. Tapos pupunta sila sa Philippines, nahihirapan din sila, di sila makarelate. Kaya para silang in between two countries. So, ako, accept it that you're a child of two countries, embrace it, and be proud of it. Swerte ka, dalawa ang countries mo. It's like having, you know, more parents. Embrace mo lang, di ba? And nobody's perfect. Kaya mo sila kung gusto silang sabihin, just do your work, go to school, bahala sila. Let them be. Just move on. Row your boat, sabi nga ni Palawan. Okay, go ahead, Nell. What? Kino na ba to? Anything you wanna say about Tara daw? Tara for the win. Tara, I'm expecting so much from Tara, no? Of course, alaga to ni Doc Zed. So, siguro naman si Tara ay nagtatrabaho ng todo-todo para sa preparation niya para sa Miss Universe Philippines. So, ayun. Tingnan natin kung ano yung kakayanan ni Tara. Sa akin, if I'm given the opportunity because of the situation, it's going to be in Mexico, so Latino country. Telemundo is a sponsor, so another Latino thing, another Latino factor. Tapos, what's the next one? The Osmel factor. Kailangan natin na halos Filipina siya pero nasa itsura ng Latino. So I hope she wins. For me, she is my best candidate in this situation. Kasi ang ganda ng mukha ni Tara, and I think Osmel will love her if Osmel is a deciding factor or at least makapasok tayo sa top 5. Tara, for me, is the best candidate for this edition to be done in Mexico. And with all the things happening about the Latino situation, she is our best panlaban for the... saka magaling siya, talagang starira sa paglakad pose. Ang problema ko lang is parang aral pa siya. Hindi pa calculated. Yung landi. Parang... ito, kailangan 5 steps forward, mag-turn na ako sa 4 step o yung shoulder ko, igaganong ko. Parang, natutunan niya lahat yun sa training. Hindi ko pa nakikita yung landi niya talaga na pag-ikot. Parang lahat is put on pa lang. Because she's a neophyte, so probably later ma-develop niya yung skills na natural niyang movements. Yun ang hinahanap ko. Pero physically, my God, she is the best candidate to be sent there. That's alam mo, nung ano talaga si Osmel na anong siya na... Nang pagpasok talaga ni Osmel, na iba bigla yung criteria ko na parang, eto, iba yung kailangan iba natin yung ibigay. Oo. So, I think papasok talaga to when it comes to, you know, performances, stage presence, beauty, physical aspects, top 5. Oo. Ang baon niya dito yung, you know, physical aspects niya. Of course, the criteria of Osmel, doon na papasok. She's young. She's so young and she's intelligent. She can study the situation. Cum laude naman siya. So she has the... Pwede niyang pag-isipan. So yung kanyang comms ka siguro, okay lang. It's not as dramatic as kay Iloilo. Pero sa ngayon, kailangan lang maitawid eh. Pero in NUPH, 50% ng comm skills sa Filipino audience, kaya kailangan kumbinsin niya muna yung Filipino bago siya ipadala doon.
Correct, correct, di ba? Yeah. Eh, ang Q&A naman kasi, napag-aaralan niya ng mabilis, kung nag-aaral naman siya. And sabihin na natin, may template. I-insertan mo lang yan. Pag narinig mo na yung tanong, may cue card ka na. Eh. Kumbaga may cue card na, oh, ito, alam mo na yung sasagot dito. Yeah. So, dapat ganun. It's matalino naman siya. So, alam niya na yung gagawin dyan. Excited lang ako kung ano magiging growth niya, yung improvement niya sa yes. Especially, ang mahirap lang naman dito is mga political question. Eh. Yung parang bait siya na parang it's either, kahit anong isagot mo, talo ka. Talo so, ayun yung, oo. So, ayun. Let's see. Yeah. I'm excited to have a tara sa Mexico. Hindi yes, lang sa Mexico. Because of, yeah. Latino factors right now, yung apat na yun ang, nung lalo na pumasok si Osmel, ay wala na. Si Tara kailangan ipadala natin. Hindi tayo yeah. abot sa top 5 pag yung iba eh. Si Tara na. Kasi ang, kung si Osmel is a deciding factor, dun ako natatakot, ano ba role niya talaga? Kasi hanggang ngayon, part of creative team. As what? As what? Remember, uh-oh. When Shane is nag-compete, nandun na si Osmel. One of the side hosts. Malay mo, tinanong siya by, ano no? Si Rocha, uh-oh. Nandun na rin. Ready na sila. Tinuro so, lang siya. Ito gusto ko to. Baka wala yeah. naman silang alam. Sino bang gusto mo, Osmel? Ano sa palagay mo? O siya. Yun ang nakakatakot doon na fact. Totoo. Kaya for me, si Tara okay, may request because of this situation. Agree naman dyan si kami. Matutuwa si Doc Sen. Ngayon ko binenta lang si Doc Sen. Baka tumahan si Doc Sen. Oo, binenta mo talaga. Correct. Hello sa'yo, Doc Sen. Good luck sa duty mo dyan. Albay, guys. What can you say about Albay? Ito ba si Elaine? Mm-hmm. Elaine Bernale. Oo, okay, si Elaine Bernale siya. Kailan ba siya magpipik? Iniintay ko na siya. Alam mo, kasi siya ang unang-una, kumbaga ano to is, siya yung sar, ano bang tawag doon? Opening Wait sargo, 'di ba? Dapat kasi pag opening sargo ka, pasabog ka na kagad kasi ang dami mo pang kasunod eh. Halimbawa, 55 ka or 54. 54 pa dapat matandaan ka, 'di ba? Na ikaw si Elaine. Hindi ko siya natatandaan actually. Lagi. Alam ko lang Albay siya si Elaine Bernales. After that wala na. So, sayang kasi the opportunity sana is unang-una ka dapat. Ang idea mo kagad, pasabog, remarkable, stand out. Dapat ganun. It's just a missed opportunity lang for me. Mm-hmm. Yeah, I totally agree with Ace, no? Ang natatandaan ko lang din kay Albay is just six-footer siya and that's it. Wala nang ibang nagre-resonate sa akin. Walang ibang masyadong tumatatak. And hinahanapan ko talaga si Albay ng, ano, ng moment sa competition. Iniintay ko rin siya eh. Sabi ko, nasa na ba si Albay? Kailan ba? Anong oras? Learn to pick. Ang tagal naman ni Albay. Time to pick. Naku. Oh. We're just kidding aside, guys, but it's yeah. just that you know, 'di ba? Wala naman sila. Sumali na siya, dapat itodo na nila, makipag-compete na sila ng neck to neck. Kung hindi man kaya, I know mahirap, may pinagdadaanan din ng iba. May iba 'yung mga 'di ba? Ito na, marami nang nag-give up when it comes to their health. Pero it's part of the competition, eh, 'di ba? You have to saka undergo these kind eh. of challenges. Oo. So, nauna yun na siya, dapat naman talaga. Siya. Mm-hmm. Kaya masarap si Sambales eh. Pasabog pa. Kaya pagdating ng huli, tanda mo kung anong ginawa ni Sambales. Ay, ganito Correct. Yung sinabi niya. Ay, ganito yung sinabi niya. Tumatatak. Akala, diba? Oh, akala mo tapos sa kay Tagig eh. Pagdating kay Sambales, ay, meron pa pala. Ang galing ni Anita. Talagang hindi siya na elbow. Mm. Anita, halika na. Halika na yeah. saan. Pwede rin si Anita, no, kung magustuhan. Diba, lumabas to sa mga blind item ni Osmel, si Anita. Baka isa siya sa lima na napipisal. Pwede rin siya, actually. Diba? Actually, same prototype sila ni Shane. Totoo, diba? Mm-hmm. And pag, siguro pag nakita yung bewang, baka maloka nga si Osmel. Correct. Dapat ang suit okay. parang bra lang, tapos skirt na, bewang na nasita. Baka talian na siya ni Osmel doon. Sorry. Okay, since nabanggit niyo si this part, sa bandang gitna naman, si Leyte. Ayan, ito si Leyte. Leyte. I forgot Rose. Her name. Ayun, si Angel Tambal. Rose Tambal. Angel ah, Rose Tambal. Matangkad to eh. May pagka Clyza Castro nga siya sa akin. Mm-hmm. Siguro for me, the styling... Oo, go ahead. Sige, go. No, for me, the styling, hit and miss din. Matangkad siya. Pero parang,
sakto lang siya, hindi siya masyadong nagpipick sa akin, napapansin, pero makakalimutan ko after. Mm. So, pero when it comes to styling, okay siya sa akin, Clyza Castro. Com skills niya, narinig ko na siya, pero hindi ganun ka-remarkable. So, siguro, konting pihit pa when it comes to stage presence, styling, consistency, plus com skills, yun lang. Go yeah, for me naman si Leite to. Naman siya sa akin, nagma-mark naman siya sa akin. Though nahihinaan lang talaga ako sa PR nito ni ano ni Leite. And of course, being an engineer, sana na ipapapasok niya yung ano, na ipapasok niya yung aspect na yon dito sa competition para mapakilala niya nang husto yung ano, yung personality niya. And gusto ko nang i-comment, ang ganda ng ano niya, ng her story niya, yung visual. Social ni Ate may pa-helipad. May bahay niya yon. Oh. Actually, hindi helipad yon, sampayan yon. Oo, oh my God. Siya yung nag-engineer. Yung mga labahan. Oo, siya pala yung gumawa nun. Ayan. Ayan. Ito pala si Going Out with Mike and Rai. Of course, alam naman natin, ito sila, Mike Tagasambales to sila. So, very proud sila talaga dito kay ano. Of course, kay Anita. Of course, kay CJ Piazza. And nagba-vlog din sila, Sir Tony. Oh, hello. Ito sila. At nagko-cover sila mismo, nag-interview sila ng mga kandidata. So, ayan, may mga access sila. Hello sa inyo, Mike Fry. Hello sa mga taga-Subic dyan. And, ayan, enjoy. Happy weekend. Ayan, thank God. Kasi, ano nila, kakilala nila and friend talaga nila to si Maria Gigante. So, they're very happy talaga na nanara si Maria Gigante. Oh, finally. Sasalubog ba kayo sa airport? Ay, baka ito nga daw. Sila yung mga. Ayan, sige, Mike, Rai, ano pa, message na lang si Miss G kasi she needs our support. May pinagdadaan si Miss G, personal, na kailangan niyang, you know, harapin. Overcome. Ayan, Sir Lemon, Maria. From si ibang Maria naman ito. Hi, Nell and Ace. Bongga din ni Sir Lemon. Guess nyo, siya lagi. Ay, lagi ka daw. Oh, meron ako. Oh, default na daw. Booking, another. Meron na naman ako booking. Sige, Maria, subscribe mo muna si Sir Lemon. Oo, para maging 127 ka. Pag nag-subscribe ka na daw, Maria. Oo. Sige. Tapos everyday ka magka-comment, magla-like, mag-share. Sorry. Magpa-sticker ka daw. Mas bumalik sa kanya yung request niya. Ang daming demand. Ito. Sir Lemon, may gustong kumunik sa'yo ang ating auntie of pageantry. Ayan daw. Sino? Yan. Ayan daw. Nasa from ano din daw siya? Ah, okay. Just send me a message. Sa, ayan, pakita natin ng Sir Lemon. Ito na rin ba yung IG mo, di ba? IG mo and then Facebook. Yeah. Ayan. And then, ang IG ko is puro The Pageant Cafe. Yung Facebook lang ang Sir Tony Lemon. And ayan. The rest are thepageantcafe.com or something. Puro ganun. Ayan si Sir... Ayan, si Sir Ron, sabi niya. Na naman. Ayan, from the Sydney nga. Pero he used to live there in US, NYC, back in 80s, 90s. Okay, 80s, 90s. Ay, NYC? My God, during this time, grabe yan. 80s, 90s. So, 90s, I'm 3 years old. So, nawawala pa ako niyan, Sir Ron, sa ano, Divisoria. Trump isa naman sa Molina Market, nawawala siya. Pero, yan pa yung kawalaan ko. Mm-hmm. Sabay silang kinidnap ni BBB. Yeah. Naka nga ako yung kumidnap kay BBB. Ayan, ito, medyo maingay daw to sa mga vloggers. It seems Atisa versus BBB daw ang top 2. Kayo daw po. Who's BBB your top 2? And Atisa? Pwede. Pwede naman. Why not? Yes. Kasi si BBB it's hardworking, di ba? Yeah. Sa Atisa most awaited, saka mukhang dull. Diba? Correct. BBB pwede kasi bumubuo. Pwede ang face ni Atisa sa Mexico. Mm-hmm. Ewan ko na yung... Nahirap yung sagot niya. Nahirap siya. Kasi BBB, parang cement niya, she cemented her, you know, spot sa top 5. Hindi mo alam kung anong placing niya. Yes. And, tama yun. Of course, she's aiming high. Di ba? From, ano ba siya? Pakorek ako, Miss... Last time, ano ba siya? Charity? Charity. Yeah. Charity siya. So, for sure, she's aiming high. So, good luck. Oh my God. Mm-hmm. Hindi ko alam kung ano magiging placement niya. Ang hirap eh. Daming kalaban. Yeah.
Ayaw mo sila magsambunutan sa stage. Parang buffet oh. Mamili ka kung anong klaseng beauty ang gusto mo, di ba? Correct. Oh, bahala na kayo dyan, guys. Ang hirap. Kaya nga ako, kasi ayaw ko ma-miss out tong edition na to. I'm hoping makapunta. Because the first Pardagulan was with Catriona Gray. Grabe yung batch na yun. 2018 na yun. Grabe yung batch na yun. My God. Kakaloka yung batch na yun. Dyan po sa amin na lang. Yeah, you have to watch Atiza again, sir, this year. Mm-hmm. Totoo, totoo. Dyan po, saka mo na lang kami sa bunutan or pag nag-final predict na kami. Paki-screenshot at paki-record na lang itong section at ito. Kurutin mo na. Section ng video at balikan mo kami. Oo nga. Kung kayo din naman, nahirapan kayo, guys. Paano pa kaya kami dito na dapat iba-iba lagi yung thoughts namin, di ba? Nag-iiba actually kada event. Correct. Ayan, Daniel, ang tapad niya naman ba ko or Taguig Mariveles, Quezon City and Frabi. Kesong Frabi. Si Daniela. Ayan si James. Lagi din siya nakatutok dito. Ayan, kasikahan ko to. Hi, James. Hello, James. Ayan. Hello, James. Ba't ngayon ko lang, James? Kanina ka pa namin nahihintay. Oo nga. Sabi ko. James, ready na yung pagkain, no? Huwag mong hayaang lumamig, di ba? Ay. Wow. Nanda. Gusto ko yun. Okay, my sentiment is, sir, and I hope MUPH will deliver an amazing show and not a dog show like last year. Correct. Yeah. Parang awa nyo na. Ang gaganda-gaganda ng mga contestant nyo. Oh, yeah. At ang ramp, please, pakihaba-habaan naman ng ramp. May nag-sacrifice na pong dalawang kandidata. Ilan pa po ba kailangan? Sarot po. Sana yung, sarot. So yung budget sa pagkain ng dalawang kandidata, sa ibigay na lang dun sa mga performer. Parang may energy pag kumanta sa stage. Correct. O kaya ano sila, parang painumin muna ng ano, ano bang cobra, di ba? Para charot lang, oo nga, ayan. Atisa ba mananalo? Of course, nandun pa rin naman siya sa contention. Impossible. Hindi natin pwede masabing hindi siya or top siya. Top 3 yan. Pasok yan sa top 3, top 2. Sigurado. Miss Universe Philippines Organization ang makakapagsabi. Ha, talaga ba? Bago tong info, sige, i-absorb natin. Frankie Russell, nag-miss environment na daw siya. Muna. Di mabuti. Meron pala siyang ano. Good. Meron siyang experience. Meron siyang experience. Kasi kailangan mo yan. Tapos sa laban ka ng Miss Universe, my God, out of the blue. Di dapat Miss Earth siya. Oh my God. Ewan, sige, let's see. Let's give her a chance. Baka naman nagbago na si Frankie. Hindi na siya ganun ka, you know, nag-mature na. Ayan. Madam Lemon, exam ano tong X last two standing, Quezon Province or Taguig, kanino ka? Ayun, sa iyo naka-address. Quezon Province or Taguig, ang hirap. My God. Ano pa? Quezon Province, Taguig. Sa huma at itsura, it's Taguig. Pero hindi natin alam kung anong ang charming kasi ni Atisa eh. 'Yun ang problema. Pero kung hulma, tindig, it's Taguig. Pero charming si Atisa eh. Face value naman 'yon. Kaya hindi sila match face value versus yung ano, physical attributes. It depends na lang sa judges kung ano. Kaya lang pag pinagtabi mo sila, isa higante, laki-laki. Tapos yung katabi manika. So it's just a matter of personal choice yung manika o yung ano, yung towering presence. Yeah. Ikaw na, gusto mo ba sagutin yan siya? Nasabi na ni Sir Lemon eh. Okay na yan. And the Jing, ang daming sobrang galing. Galing na girls, pero they're not just Miss Universe. Sana after MUPH, they try again mag-Miss World or even minors like MGI. Oo, some of them will do. Actually, sana nga eh, dapat itong ibang caliber dito, bigla silang ma-appoint na lang sana dun sa mga maraming crowns ng ano, no, the Miss Philippines. Kaya lang kasi nagpapapageant kasi sila eh, di ba? Sana may they have to join again. That's the only option. They have to join again. The thing is, they still have this ba? Parang wala na, di ba? Ayun lang. Kung walang makinarya, then wait for another year. Kasi feeling ko yung NatCos pa lang, magkano na yun? Kulang-kulang, di ba? 300,000 pinakamababa yata. Talaga? For that? Diba? Yeah.
300,000 eh. Agad isang bagsakan yung natkos. Oh my God, paano pa kaya yung daily OOTD niya? yung daily OOTD, ang hirap. Oo, kasi ay sa age block na din natin dati nung nakaraan, di ba si, si, ano ba ang pangalan niya? Si Chi. Pangalan niya Chi eh. Di ba may ano, magkano yata yung binayaran niya? Si, nakalimutan ko yung pangalan. Basta taga ano siya, Mandawi. Mandawi ba yun siya? Taga Mandawi, mm-hmm. MEPH Mandawi, about that cost. 150,000 yata yung nabayaran niya. Kulang pa, something like. So, malaki. Ayan. Okay. Judith, from Judith daw, mahina naman daw si Tara sa kudaan. For me naman, it doesn't matter. Eh, kaso nga, as I say, bago ka kumuda, kailangan umabot ka sa dulo. So, anong gagamitin mo sa dulo? Ganda. Yeah. Ganda ang pasarela. And Tara have it all. Yeah. Eh, meron na si Tara. Meron na si Tara, pasok. Kaya doon, bahala na, basta at least umabot siya sa dulo. Yun ang situation kasi. Tama naman siya. Kaya lang, para umabot sa dulo, ganda at pasarela. Hindi ka aabot. Tama naman siya. Uh-oh. It's just a matter siguro of luck. Hintayin mo mag-twist. Basta wag lang magtanong ng question ng build. Okay si Tara. Mm-hmm. It's just a matter of luck. Kapag nakapili siya ng question na kayang-kaya niyang bonggahan yung sagot. Sabi nga ni Ace, lahat naman niya may pwedeng may formula eh. Who is the most important person in the world? Pili ka agad. Si Mother, si Jose Rizal, o isang presidente. Tapos sa mind mo, meron ka na kagad na choice at bakit. Totoo. Pero malay mo naman nga, Sir Tony, di ba may twist? Q&A muna bago mag-swimsuit, di ba? Ay, oo, oh, correct. Dinilaglag yung mga may face lap. Nilaglag yung mga aariba. Lahat ng matalino, pasok. Oo nga, malay mo, di ba? Spelling bee na yan, di na pageant yan. Spelling bee. Bagsakan sir, agad ng mga ano, di ba? Yeah. Bagsakan ako magaganda. Alam mo yan. Expect the unexpected. Speaking of bagsakan, kayo niyo na tayo binabagsakan ng Alexi Brooks. Si Alexi lang daw, walang ibang nakikita pwedeng itapat. Alam nyo na po lahat naman kayo wala dito sa Pinas. Alam naman namin yon. She's a winner, sabi ko nga sa'yo. She's a total winner. Kaso, papayag bang MUPH? Hindi naman tayo magdi-decide eh. Ang MUPH, are they ready, open-minded for a different kind of beauty? A different kind of girl? Naku, matutuwa ako pag pinili nila si Alexi. Pero MUPH will decide, are they ready for it? Are they open-minded for it? She's beautiful, but a different kind. Yun lang naman yun. Hindi namin kini-question si Alexi. Pwede nga itulak na namin yan sa bangin ng pageant. Kung pwede lang 10 ipadala, kasama siya doon, di ba? Walang pwede. 10 na lang ng labanan, di ba? Bahala na sila magbagsakan, di ba? Yeah. Ayan. Si Sir Ron, okay. Guys, just to give you an idea, Lorraine, okay. Of QC is Lea Almudal, yes, model. So she is the first to watch among the black girls. She reminds of me of Wendy Fitzwilliam of Trinidad and Tobago. Yes, si Florida ba? Si Lorraine Ojimba. Ah, Lorraine. Sabi ko nga sa kanya, sapian lang siya ng espiritu ni, ni Venus Ro. Hindi na si Layla Layla Lopez. Layla Lopez. Ayan, hello Lopez sa lang. Sa piano ng espiritu, naku, nakakatakot. True, oo. Yeah. Ito, masugid din to ni Doc said na viewer and subscriber si Phoebe. Hello sa'yo, Phoebe. Yes. Hello, Phoebe. Hello, Phoebe. I remember the dashboard logo. Yes. Okay, may banter si Sir Ron. Natawa daw siya nung 90s daw, 3 years old pa lang daw ako. Samantala, ang lola niya daw, rumarapan sa Studio 54. Sa talaga, sa Manhattan, oh my God, NYC, the best. Talaga ba? Nagpunta ka ba talaga mo ng NYC sa mga club? I did. Nakapunta ako Studio 54 but it was already closed. Nakita ko doon si Brooke Shields performing cabaret. Pero hindi ko na naabutan yung Studio 54. As a party place. It was the place in the United States to go at balahura mga tao dyan. Talaga? Balahura mga tao dyan at mga artista. Grabe ang nangyayari dyan. So, swerte si Ron San. Hindi ko inabot yung time na yun. Swerte siya. Oo.
Ayan, thank you for that information. Sige, i-absorb namin niya. Meron pang isa akong sasabihin sa inyo. Who's this? Bette Midler and Barry Manilow started their career as a music duo sa mga gay bath houses ng New York. Talaga? Si Barry Manilow? Because the gay folks love Bette Midler. Doon sila nag-start silang dalawa hanggang nag-away sila at sumikat silang dalawa. So they started in the bathhouse. Love team ba sila before? Hindi lang. They were just like partners in singing. Okay. Agree ba kayo dito? Ibalik na daw si Sam Concepcion for music. Hindi ko maalala kung sino singer lang. ang gusto ko medyo alive sana. Pwede yung mga ano, about yung kumanta na ano, Binibining Pilipinas, sorry. The group? Grupo sila eh. I forgot. Yung bagong version. SB19. Yeah. Oh, di ba hindi naman sila exclusive sa ano, BBP? Yeah. Hindi. Malaki yung SB19. We want something trendy, of course. Sila naman kasi, ang dami ng achievement nila, so dapat sila naman ma-highlight sa MUPH. Ito naman MUPH, ano ba, kaya naman i-ano yun eh, di ba, i-negotiate, di ba? Pero yun nga, baka budget. Mm-hmm. Ano ba naman yung 54 na ano, franchises na nagbayad? Di ba? Yun nga iniintay ko ngayon, let's see kung ano mangyayari. Saka yung mga PhilAMS Filipino communities na dumating, di ba? Mali mo next year, lahat ng states ng US magpadala ng entry. Meron ng Miss USA, lumalaban lahat sa Philippines. O, di ba? Taray. I love the idea. Extension na to ng Miss America. I love the idea. Sa Amerika, kumuha ng contest. Okay, si Coco. Coco Cory. Ito, what can you say about daw, mabilisan na lang. Yung beauty daw ni Alexi, hindi daw type ni JK and Ira. Ira, sorry. Who knows? Yeah. Nobody knows. Who knows? Nag-release ba si JKN ng ano? Official announcement. So, again, assumption lang natin to. We don't really know. So, huwag natin... Ano pa'y nababas kay Hello the Universe at ikukulong na daw siya etchos. Ay, iniintay na siya pag-landing sa Thailand. I don't know how true that is, okay? Baka naman mm-hmm. nasa korte pa, hindi pa naman siya siguro ikukulo ng ganun-ganun lang. Si Halu. I think isa na naman to sa mga pakulo. Pakulo na naman to for me. Hindi talaga to magpo-push through or talagang kung anong may isip natin, hindi yung mangyayari. Just compromise naman. Bigyan sila ng ibang properties kung may problema. Kasi feeling ko, parang nasa hawak pa rin tayo kunan ngayon, nasa isang simulation niya tayo na pinaglalaroan niya lang tayo na siya rin yung nagre-release ng balita. Feeling ko gano'n ang nangyayari. Nagalit kasi siya sumikat ang UW, ang Universal Woman. Yeah. ang bottom line kasi nito, nauuto na naman tayo. Tayo celebrate agad pagkabasa ng balita. Yehey agad. Tapos, the next time, siya naman yung babawi. Ikukulong na rin. Masanay na tayo na ganyan lagi, eksena. Parang, it's almost 2 years na puro balita about her. Hindi ba pa kayo nagugula? Diba? And it's all about business. Dapat nasa kanila na, sa loob na lang yun. Ayan. For our last 3 comments, hindi po BDSM yun. SB19. BDSM. Ano ba yan? SM Bohol ba yan? Daniela. Daniela, yung mga idea mo talaga, it's ano? Oh BDSM talaga. World. Kaya nga. Into, ano ka, in smacking yung gusto niya eh. Ini-smack siya sa ano. Slapping, sorry. Okay, SB19. A deep analysis on Christie. Oh my God. Kaya na ba natin mag-deep? Okay, sige, mabilisan lang. Short. Christie overall look, panalo siya. I mean, for me, panalo siya. Hulma siya ng Miss Universe. She looks like Minorca Mercado. Pwede niyang gawing peg yun. Ang ganda niya tingnan. Bagay na bagay sa kanya. Yun lang. I mean, overall look. Yeah. No, totally. Ako, walang problema. Ako, she's ready to send na eh, di ba? Ready na siya i-send.
It's just that, talaga Jade siguro kasi sa MU page, kailangan mo muna mag-perform bago ka ipadala. Mm-hmm. Pero for me, kaya na siya, kahit di na siya mag-perform, ipadala na siya. Sigurado, save tayo sa semifinalist. Yeah. Yun. Ganda si Christy. Yeah. Grabe. Yeah. Tapos ang ganda rin ang modulation ng voice. Ganda rin. Yes. Iba kasi pag maganda rin yung delivery ng answers na maganda, hindi boses, ano, alam mo na. Ayun, isa pa yun. Yeah. Yung bala niya talaga yung communication skills niya. Remember Maria Gigante? Ganun, siya ang nakikita ko nung lumalabas si Maria. Para si Christy to ah. Kahulma, sabi ko. Kahulma. Diba? Dark skin. Diba? Matangkat. Ganda ng... Sabi ko, ay, pwede naman si Christy. Mm-mm. Especially kung yung Latino, kaya. Like ngayon, yung Latino edition with all those factors, papasok siya. Papasok siya. I agree. Mm-hmm. Minorca Mercado ang magiging ano niya. Ayan, Sir Daniela, Sir Tony, gusto mo mag-judge ng pageant sa October dito sa Bay Area. Ayan, ina-invite niya Sir Tony. Ay, ano klase? May bago kang booking. Kailan mo na lang ako, may bagong career naman ako. ang pageant is BDSM 2023. Why? Hindi ako dyan. Join ako. 2019. Oh my God. Grabing pageant naman yun. Palua. Napakasakit naman ang pageant. Ang pasa, diba? Okay. Ayan, ito pala eh. 50 years old and up woman, Miss Queen Royal. Totoo to, sir. Kasi matagal na itong pinopromote eh. Ano? Sige, aral. Asa na? Ayan, Sir Tony. Ano na nangyari? Pag-isipan mo muna, Sir Tony. Up women. Mm-mm. Ah, Miss Queen Royal. Ah, okay. I'll check on it. Mag-communicate tayo kung ano ba ang mga requirements dyan. Ayan. Good luck, Sir Lemo. Yeah. Ba? With 127 subscribers, nag-judge naman ako ngayon. Grabe. Paano naman, guys? Paano, pa-follow na lang kay Sir Tony, of course. Yan. Yes. Ayan, Gav. Reserved. Ako... No. Agree din, pero kung kaya niya na, go. Mas maganda na bata siya. Yes, mas maganda na bata siya na. We have to set her now, yeah. Kasi yung, yung youthfulness niya, that will be big help. Kasi ang bata ka dapat sa ano, sa stage. Kung kasi pag matagal-tagal na, nagmumugang auntie din ng mga beauty queens natin, delikado. Diba? Habang bata pa siya, padala na yan. Diba? Ready to be set na siya yung... Yeah. Okay, ayan nga, tama daw, BDSM. Wag na yan, okay na yan. We need a commercial type looking girl. Marami naman sila. Ayan nga, si Tara nabanggit. Dami. NorCal. Christy. Mm-hmm. Ayan, malapit na tayo matapos. Alexi, okay. Alexi, ilaban na yan si Alexi. And then last for the last comment, Ronsan, ano to? Suot? What is suot? Sort on Sir Tony. Sir Tony. Christy McCarrie is the Minorca Mercado of the Philippines. Ayan, okay. Actually, yes. Sana. Actually, ginawa niya yun when she was introduced. Yun ang itsura niya. Kaya nagulat ako na nakita ko siya. Ay, Minorca Mercado ang peg nito. Ganda. Sabi ko, naking babae. Yun. Kung kaya niya ipeg yun, na nakapusod lang siya ng mataas sa... Ako, Diyos ko, mukha siyang reyna talaga. True. Sa finals. Pag gano'n na itsura niya. Good luck. So, I think, yeah, we almost finished all the, you know, natapos naman namin, guys. Although, hindi lahat nag-skip, pero we have to, you know, finish kasi. And thank you so much, Sir Tony Lemon, for, you know, having, you know, for accepting our invitation. And, of course, Nel Maceda na lagi naman. And makikita pa natin sana sa maraming panahon. And hopefully si Sir Tony may time siya again sa. And thank you so much po talaga sa mga nanood. Sir Tony, Nel, may you have any thing to say for your last, you know? Go ahead, take it away. Mm-hmm. Ayun, thank you guys for watching this episode. And sana kung sino man yung mga bet nyo, supportahan natin all the girls in this competition. And kung meron man mga commentaries na hindi nyo nagugustuhan, it's just that iba-iba tayo ng opinions, iba-iba tayo ng observations, so we have to accept that. And good luck to all the girls sa MUPH 2024. And thank you so much, Ace. Thank you, Miss G. And of course, thank you for joining us, Sir Tony. Maraming salamat. It was fun. Hello, Miss G, the Siaugao girl.
Lagi ko titingnan yung mga picture po na Siargao. Actually, ayoko pumunta na Siargao, but when I saw your pictures, oh my God, I have to go. Especially doon sa, ang tawag nila, Afam Bridge. Ay, oh my God. Trending yan sa Facebook. Afam Bridge. Sabi ko, ay, ano itong Afam Bridge? Tapos, thank you guys for inviting me. It was so much fun. Sa mga fans dito, at least kalmado lang sila. Hindi sila galit. No bashers, thank God. Saka, sa mga fans, since na-introduce na nila ang personality nila as a contestant, kita nyo naman, tao sila. So be careful din tayo kung magko-comment sa kanila. May tao sila, pamilya sila. Hindi na sila ngayon parang caricature na beauty queen. Hindi na. Tao na sila. So if you want somebody, i-push mo yon and just be quiet about the other competitors. Kung pwede, ganun na lang tayo. Okay? So walang negativity. Thank you very much. I hope I'll be back. Yeah, thank you so much. Ayun. Guys, ayun, happy weekend na lang. And can we say na ano na? Happy Holy Week, di ba? Parang pwede na. Meron bang Happy Holy Week? A solemn, siguro solemn, peaceful week. Pero Happy Holy Week. Sorry, wala pa lang ganun. Oh. Wala, happy. Pwede rin. A solemn, peaceful. Guys, enjoy nyo na lang yung vacation. Mm-hmm. Oh, enjoy. Oh, sorry, wala Happy Holy Week. Sorry guys. Wala lang. Pagod na ako. Pagod na kami. Sorry. Dapat tatlong oras pa naman tayo pag-tatcha. Just before I forget, of course, guys, i-aaron nyo lang si Miss G. Message Miss G, yeah. for you know, encouragement and, you know, para maano si Miss G natin. Makabalik siya next week. Matapos niya talaga yung tinatrabaho niyang personal, you know, battle niya. Sana ba makabalik na si Miss G and come back stronger, Miss G. And thank you so much, guys. Happy weekend. And sa susunod ulit. Yan. Bye, everybody. Nice. Ayan, blessed Holy Week daw. Ayan. Okay. Yeah, so. Blessed. Happy Holy Week. Look.